Hello! Yan, Kaya Perspective number 19. Ang guest natin, The Enchanting Abby Lutario. Parang ano lang. Parang fairy, enchanted. Biwata. Kamusta na? Okay naman. Ito, nakakabalik-balik na rin sa... at least do sa gig, sa pagtugtog. Kasi, syempre, talagang nawala yan nung pandemic, alam mo na. Kasi, yan din ang being a full-time musician, yan na rin yung talagang ginagawa ko pre-pandemic, mas on the, more on the events. Yan. Of course, syempre, yung sa indie scene naman natin, syempre, love tugtog yan eh. Kasi, basta, ang hirap true. Din talaga hindi mo na na-flex yung muscles mo na ganun, no? Mm. Yes, yes. At saka ako I always love the contrast of it. So, kunwari if you're doing covers lagi when you have the events, 'di ba? When you have naman yung talagang sa banda mo talaga, you get to play your own material. So, wow. Malaking ano yun sa akin. At least, it keeps you motivated din na, natutugtog ko pa rin pala yung mga origs, diba? So, yes. meron kang band that does covers? Bale? Yeah, bali, group siya. Ang talagang bread and butter ko for the events is yung grupo ko na Anima Choir and Strings. So, grupo kami, nag-originate yan sa, kasi ang first job ko out after college was part ako nung San Miguel Master Choral. Parang siya yung naging first ever na professional choir dito sa Philippines. Tapos nakasama ako nun, so this was run by the San Miguel Foundation. Nasa San Miguel talaga. And then, kaso syempre parang hindi siya masyado nag-fly talaga. So parang after 4 or 5 years na dissolve na rin siya. Ayun, so ngayon, yung grupo na naiwan, syempre we started 60 members, tapos reduced to like 40, which is still big. Tapos, syempre, sabi namin, apat na taon tayo magkakasama nung gagawin natin sa bosses natin. So, one of our members decided to form a smaller group. So, doon nagawa yung Anima Choir. Pero, ang target namin na yun was to just, you know, sing together. Next start tayo, parang anim yata, or lima ba? Parang ganun to. So, ngayon, usually, pag sinabing choir for the events, ano lang kami, as small as apat. Ganyan. Yun. So, parang nag-start kami 2006 ba? 2007? Puro corporate events yan. More on weddings. Tapos, si corporate, umaano na, sumusulput-sulput yan kasi nakikita na rin kami ng mga clients. So, yan. Tapos, yung repertoire naman namin, syempre more on mga jazz, classic, standards, pop na rin, umaabot na rin kami sa pop. Pero of course, less of the dancing kasi syempre, mas more on ang kasama namin, string. So may ako yung nagki-keyboard, tapos minsan may violins kami. Sarap. So ganun lang, swabe lang. Kumbaga, we're that type of, kunyari, pag nasa wedding ka, hindi na namin kailangan magsalita. Tutugtog na lang kami para you just, can listen, you can still talk to your friends, mga gano'n. Ganun ano lang. Yeah. Yung isa, yung napanood ko kayo sa jazz, sa Tago, anong group yun? Yung Manila Sky? Ayun, oo. Yung so actually, Manila second Sky, time ko kayo napanood. First time ko kayo napanood. So may Green Belt, alam mo yung Indian Persian restaurant? Correct. Hindi kami namin ko nun eh. Uy, sinabi to ah. Natabla ba yun? Oo. Si CJ, ang aming tabla player. Ano na yun? Tagal na yun dito sa Pilipinas. But I actually met him through Cynthia Alexander. Sila talaga ni Cynthia yung napapanood ko siya before. Yun. Tapos we've been really good friends. So, ang Manila Sky naman, direct contrast yan sa Fuse Box. So, kung ang Fuse Box talagang we have songs na talagang prim and proper na may structure, pagdating namin sa Manila Sky, sabi namin, let's create something na we can have more on improvisation. So, kumbaga, hindi naman
hindi naman talaga lumatag sa jazz eh. Pero more on what you have, kung ano yung mangyari, tisubukan natin. Kasi medyo rare din yung instruments na nandun sa formation namin. So, CJ sa tabla. Ayoko. Tapos, yung si Aldous. Yan. So, si Aldous, nung actually, nung na-meet namin siya sa Tago, siya yung parang mid-set. So, usually, Tago has two sets. So, tapos, mag-set up siya dun sa gitna. Tapos, sabi ko, ano yung hawak niyang instrument? So, ayun. That's when I learned about his instrument, yung handpans. Now, he has about, I don't know, a lot. Kasi dati parang... Tinatanong ko sa kanya, ayaw akong sagutin eh. Nung nasa Tago, sabi ko, bro, magka. Ay, naku, ayaw akong sagutin. Sabi ko, hindi ko nasagutin. Sige, nanakawin ko yun. Pero value. Oo, mamahal eh. Pero ang sarap niyang pakinggan, bro. Talaga. Yes, oo. So, ayun. So, ngayon, our music actually levitated from that. Na, kasi, syempre, yung handpan, meron, bawat handpan, merong sariling scale. So, sabi niya, sige, ilatag mo yan. Usually, he can, pwede niyang ilagay two at once. So, minsan, ang ginagawa niya, pinipili niya medyo magkalapit yung tonality or yung scale, and then we jam over it. So, basta ano free. Usually? Free. Oo, ganun. Meron kaming, merong may D, may parang may D kami, may usually may F. May, kasi nga, dahil he has a lot already, medyo mas maganda ng exploration. Next pero, start, ano yung pinakamarami niyang sinet up sa gig niyo? Mga ilan? Ah, hindi. Actually, hindi sinet up. Di nala. Parang, kaya nga, yun nga. Parang dinadala niya. Naka ha. Parang 4 or 5 yata eh. If he can bring it talaga, mga 4 or 5. Tapos, usually yan pag ano, na-invite kami dun sa, tawag niya, sa Flow Festival. Yun yung mga nagda-dance-dance din, yung mga improvisation of fire, ganyan, nasuki na rin kami dun. So, yun, nakakapagdala siya ng marami kasi we can set up the stage na nandun lang, kami lang yung nandun. So, tapos yun, maglalabas siya na, kunyari, dalawang tunes namin, dalawa nakaset up. Tapos mamaya, sige, change key na tayo. Kung bababa niya yung isa, papalit na naman. Yun, yeah, pero masaya. Ha? Free flow lang kayo kasi talaga. Oo, free flow lang kami. Usually, babato-bato pick kami kasi na mag-umpisa. so sometimes si CJ, he'd give her ano yung beat niya. Tapos, ayun, so ano na kami noon, free flowing na. Pag naka-establish na. Sometimes naman, handpan solo muna. Kasi dati lalo, nung wala pang ano si pick-up Mike si Aldous, hirap pa kaming na marinig siya. Kasi kailangan maganda yung pagka-mic. Dapat maganda yung pagka-mic. So, sabi namin, sige, ano ka muna? Solo ka muna para mas relax, para ma-feel yung ano. Tapos, pasok kami unti-unti. Kasi si Eric naman, siya naman yung parang nasa electronic side. So, ang dala niya, nakikisama siya usually sa percussion. Ang dala niya yung wave drum. So, para siyang electronic slash acoustic din. Kasi meron din siyang tunog sa panlabas. And then, yung gear niya, ang recent, well, yung ginagawa na niya, medyo hybrid na eh. So, aside from one keyboard, yung tunog niya nanggagaling minsa sa iPad. So, yun, kung ano-anong apps na yung nakabukas doon. So, yun. So, doon na lang lalawak yung palette, yung texture ng sound. So, kaya talagang medyo masaya siya, parang hindi, kaya nga hindi kami nakakapag-title doon sa mga piyasa namin. Oo, kaya patapos nagtatanong yung iba, do you have music on Spotify? Ganyan. Sabi na, hindi ang hirap makagawa kasi unang-una, if we record our gigs, syempre, hindi naman maganda kasi ambient noise kuha mo. So, what we have planned over the years, of course, syempre yung maka-record talaga sa studio na sabay-sabay para hindi mawala live, yung essence live na. Live dapat yun. Live take. Syempre, di pa nangyayari. So, para maka-Vishnu, no? So, yun ang talagang siguro main dream namin talaga. Siguro, kung pag medyo maganda-ganda na yung
sitwasyon natin, yan, makaka-back on track na ulit kami. Pero, you know, whenever, ang maganda lang dun, hindi kami kailangan mag-practice. Mas more on, kailangan lang namin magkita at mag-usap, magkainan, ganyan. Para mas maggamay lang namin pakiramdam, and then konting jamming, and then that's it. Alam mo yun? So, sobrang iba. So, sobrang iba. Pag submission ka, syempre, kailangan piyasado ko pag kasi ang dami tapos kailangan may structure pero pagdating sa minsan dyan ako sa inyo. Ano, oo naman. Oo, no. Actually, yun ang ginagawa namin. Minsan, pag mas malawak yung ano, tapos meron kaming musicians na nasasama. Yan, pa isa-isa. Sige, tara, ano, let's create music. Ganyan. Kasi nung napanood ko, sabi, sarap na ito. Oo. Nakapwetless. Correct. Oh, hindi. Gusto namin, ano, yun nga, may something different din na papasok. So, basta free-flowing. Hindi naman kami, ano eh, alam mo, hindi kami mangiiwan. Ay, gitarista mo yung bata, magaling. Si Keith. Yun, si, actually, si Keith, yung, ano yan, matagal na namin siyang kakilala nung yung fuse box ay sumiset pa nun sa St. Giles. Nakapag-set kami for a while sa St. Giles na regular. Tapos, pinakilala siya sa amin. Kakahalos, ano pa lang niya nun? Kakasali pa lang niya sa PGT. O, oh, diba? Nag-PGT siya. So, PGT? Ano, Pilipinas Got Talent. Ah, okay. Oo, oh, sumali siya. Diba? Oo nga, nabanggit nga ni Fidel sa yun, amin. Yun, oh, bata pa siya noon. So, and yun, tapos so nakilala namin siya, and then marami siyang naging mga grupo. Tapos, we didn't really, ano naman, kasi every time, ano, parang kaming busy-busy. Tapos, nagkataon lang, actually, nung, kailan ba to? Pre-pandemic din ba? Ay, hindi. Parang ano, na along the pandemic din yata. Parang sabi niya, may work siya, pero wala siya masyadong grupo. Ayun, then we got together. Nag-jempuhan lang. Tapos kinuha ko, ang ano ko talaga, sa Abby. Kasama ko siya sa Abby. Tapos pinajump ko siya. Yun, nung nakita mo kami sa Tago, pinajump ko na siya sa Manila Sky. Yun. So, okay yung ano niya eh. Yung pinapakinggan ko, okay yung runs na ito. Magaling ito. Yeah. Oo, yung runs niya eh. Malawak, bali, pero of course, nahasa siya, yung mundo niya nun, kaya magkakilala kami, pero di kami masyado nagkakaano, kasi nasa blues talaga before, parang dun siya, parang naipuesto, tapos yung mga grupo din niya nun, nandoon. Pero, nagulat nga ako nung nakikita namin yung material na, sabi ko, wow, at maganda yung naging development. Of course, syempre, nakatulong na nag-music din siya. So, andun agad na, ah, okay, kailangan kong hindi lang ito yung gawin ko, hindi lang blues, hindi lang jazz. So, yun. So, tapos nandun na rin siya sa modern guitar sound. Kaya maririnig mo na rin yung influences ng pakikinig ng mga bagong artists na Pliny. Yun. So, sabi ko, ay, gusto ko to kasi ready, armed and ready siya. Alam mo yun. Tapos, if you go back to the classics, meron pa rin. Meron pa rin. So, pwede pa siya humugot dun, no? Correct. Tapos, sino pa yung member niyo dun sa Sky? Okay, so sa Manila Sky, mainstay, apat lang talaga kami. So ako, si Eric, si CJ, tsaka si Aldous. Tapos, pero dahil open nga siya, kung kunwari kailangan, kunwari, minsan si CJ, meron niya mga gig, mga kakaiba gig niyan eh. Minsan, kunyari sa Indian community, nag-arap sila ng music. So, sometimes he'd invite a real sitar player talaga to come join us to jam with us. Yun, masaya yun. Kasi talaga, over the top na yung, hala, ano nang scale yun? Dikit-dikit yung mga notes na yun. Dikit-dikit na. Correct, yun. So, yun yung mga masasaya doon. So, pag ganun, yun, doon nagkakaroon ng medyo structure ng konti, in a way, parang halimbawa, we have a guest, tapos kailangan talaga siya sa program. So, it depends. Pag sinabi ni CJ na, oh, we have to perform an Arabic piece or something like that. Oh, yeah, medyo makikinig. Medyo makikinig kami ng konti. Tapos, sometimes naman, meron kaming naging concert mga 3 years ago. Kasama naman namin isang ano classically trained na Indian singer. So, siya naman,
all the way spanning from classical Indian music to Bollywood. So, yun talaga sipra. Yun sipra talaga. Or at least makapag-rehearse talaga ng formal para masabi niya kung saan siya tatalon, anong ma-omit dun sa original. So, yun. Yun talaga para kang session artist in a way. So, ayan. Pero okay, no? Kasi at least, di ba? Yun naman talaga yung essence sa pagiging musician, is pag-explore. True. Kasi katulad Oo. yan, yung sa side of music na pinanggagalingan ko, parang hindi sila ganun ka-open eh. Pag medyo, nag-iba kayo, bumagal kayo, wala na kayo. Parang ganun eh. Oh, Parang, ano siya eh. Oh, yeah, I see what you mean. Kasi yun nga eh, meron tayong iba-ibang aspeto ng style or ng genres kung nasaan ka eh. So, yung ako whenever I get to listen to music. So, kahit hindi ko siya gusto, minsan meron ako mga napapakinggan talaga, hindi ko to gusto eh, but you still listen to it anyway because at least you understand una why you don't like it and why other people like it, 'di ba? And why other people like it and why they play it. Minsan nga, alam mo yun, na parang, like for example, yung reggae, hindi ko siya gamay or hindi ko siya alam. Pero naka-enjoy pakinggan. So bakit naging ganun ka worldwide din yung popularity niya? And then, alam mo yun, parang nakatuwa pag may mga ganung mga discoveries ba in music. So in a way, dun ko napapalawak at least yung knowledge ko lang. Not necessarily magawa ko siya ha. Kasi most of the naririnig ko, di ko naman magagawa din talaga. Kasi hindi, una-una, pag hindi mo din talaga siya gamay, I mean, if it's not second nature to you, na syempre, pag may edad ka na rin, iba na ang absorption mo ng bagong ano, whatever, di ba? Bagong skill, yan. Yun. So, yun. But if you really appreciate something or if you respect something, music naman yan eh. Alam ko, one way or another, may kanya-kanya tayong ano dyan, may kanya-kanya tayong levels dyan of understanding and you just have to respect it. At some point, magkikita-kita kayo dyan. So, yun, that's what I believe in. Yung kwento mo sa akin, paano ka nag-start? Sa music in Sa music. general. Okay, so ako ang aking music experience, bata pa ako kasi ang aking lola, well, nung bata ako, tumira kami dun sa balibahay ng lola ko, my family was there. Actually, andito na kami ngayon sa may Pasig area. And then yung lola ko, ano siya, preschool teacher, tapos music piano teacher siya. Ngayon yung background ng lola ko sa piano teacher siya sa beginners lang. Kasi, pero originally, widow din siya. By ear din siya natuto. So, ayun. Eh di, syempre, dahil nasa bahay ka, required ka ngayon mag-aral ng piano. So, they told me that from a very young age, nagsistart na ako. Tapos, How young was this? maybe, well, siguro mga 4 or 5 yan. Puta. Kasi, oo. Pero it's not, ano ha, it's not really formal. Kasi talagang, ano eh, syempre nasa bahay ka. So, you know how it is kapag may miyembro ng pamilya mo na something that you like, that you see them do, you just do it. You know, you just try to copy it. Pero Pero gusto mo. siguro, oo, I guess, andun naman siya na gusto ko siya kasi nung time na yun, well, ang mas distinctly naaalala ko is siguro mga going to 5 or 6 na. Yun yung time na, basta remember siya, na ano natin, teka, ano edad natin. Pero basta, yun yung time na parang dumaan yung EDSA, tapos nagba-brown out. You remember that time? So, every time that she would play the piano, may mga naaalala ko na pag nagpa-play siya, gusto ko ako na. Gusto na lola ako naman or something like that. So, ganun. And then, yung mga books naman na binibigay niya kasi sa amin was all the basic ones. It's not really yung going na talagang, oh, sige, next na, next na, next na, ganyan. And then, tapos yun, she let me join the choir sa village. Yun, medyo kiddie choir to, bata pa ako. Tapos eventually, so singing naman. So, but eventually, they let me play the keyboard din. So, doon ko naman na-discover yung pag-play ng chords.
So yun na, bagong mundo na naman 'yan. So nung mga bandang 8, 9 na ako, diyan ako nagsistart ng chords. So naging ano siya, sobrang ibang experience sa akin na natutunan ko siya. Kasi I was able to do it by ear na. So, yung time na yun, lola ko was very strict na, hindi, basahin mo yan. The usual traditional teacher na, you read your notes, ganyan, ganyan. So, parang naging dalawa yung branches, I think, now that I'm nakakwento ko siya, naging branch ko na nakakabasa ako ng note, but I was still motivated also to do the playing by ear. Yon. So, yan. And then, I guess, yung medyo formal-formalan na was, yun, in-enroll niya ako din sa UP for extension classes. Ganyan. Mga summer lang. Pero usually summer lang yan. Ano lang yan. Hindi yan every year or ano. Basta kapag may extra money siya, may budget, o sige, tara, ano tayo, extension. Ganyan. So, either voice lesson or piano, kung ano yung available. Yun, and then, hubog ka na dun. Oo, kumbaga, expose naman. And parang, kumbaga, expose na. But really, yung influences ko was whatever was available in the surrounding. So, listening sa bahay naman nun, halo-halo. Merong, minsan may nagpapatugtog. Dito ko nagpapatugtog ng jazz or smooth jazz kasi yun medyo uso noon. Tapos minsan biglang may classical, so minsan may then essentially pop, lahat kung ano mo naririnig mo sa pop talaga, kung anong pinapakinggan niyo sa school, yun talaga. So yun ang ano, yun naman ang talagang nag-influence ko. Tapos eventually nung nag-college, it was one of the choices sa akin. It's not the first choice for college. Pero, ewan ko, talagang siguro dun din talaga yung direction natin. So, nag-college of music ako. Saan school? Sa UP. UP rin. Oo. Saan ang major mo? Choral conducting. Okay. Pero nung time na yun, Joy, hindi ako sigurado kasi nung unang-una, hindi siya yung first choice ko, di ba? First choice ko nun sa UP, no, kung nag-take ako na UPCAT, math. Sabi ko, math ako, oo, kasi favorite ko yun high school. Sabi ko, sige, BS math, tas walang quota, so may chance ako. Sabi ko, ganun. My second choice? Sabi ko, second choice? Ang second choice ko? Nakita ko, wala rin quota yung music. Sabi ko, sige, lagay ko na music, ganyan. So, anong nangyari nun? BS math, waitlist ako. Sabi ko, oh no. Sabi ko, pero pasok daw sa ano, sa music. So sabi ko, okay. Sige, tingnan ko yung music. Eh, dun pala, hindi ko alam na, so kapag pumasa ka na ng UPCAT sa music, kailangan mo pa ng exam tsaka audition sa music. So tinignan ko, okay, so may theory exam. O sige, kaya yan. Sabi ko, ganun. De, eto na. Sabi, talent audition. Ngayon, pag sa talent audition pala, hindi lang yun basta kanta, whatever. Kailangan mo nang pumili ng major. Kasi yung talent audition, may depende dun sa major mo kung ano yung gagawin. Eh di sabi ko, okay. So sige, piano. Eh, kasi yun, alam ko eh. Sabi ko ganun. Pagtingin ko ng ano, ng requirement ng talent, kailangan mo ng kailangan may alam kang concerto, kailangan may alam kang sonata. Sabi ko, ano yun? So before noon, wala ka pang idea noon? Wala. Kasi syempre nga, dahil nag-split yung knowledge ko, wala. Hindi, kumbaga, my grandmother then was not aware naman din eh, na hindi, wala naman talagang nag-push akin na mag-music sa ano. So nobody knew na ano, parang kakaririn ko pala. Parang gano'n, di ba? So, pagdating ko, sige, papatingin nga po nung requirements. Oh, ayan na, sabi ko, pero wala. Parang di ko yata naabutan to. Grade 4 lang naabutan ko. Tsaka courts na. O, di, sabi ko, tapos, ang matindi nun, okay, di yun na nga, di ba? Tapos, 2 weeks, parang, pag nang nalaman na ano, ito yung audition, in 2 weeks daw yung audition. 2 weeks, parang hindi pwede kasi kailangan memorize. Ang bigat. So, sabi ko, wow, sabi ko, bigat pala nito. Eh, di hanap ako.
nakita ko yung voice. Sabi ko, voice, sige, voice. Pwede pagdating ng voice, oh, sige, kailangan daw ng isang English, isang Filipino na kundiman, tapos may foreign language. Kailangan may alam kang isang Italian area or whatever, French or German. Sabi ko, shucks, di ko naman alam yun. tapos, no, habang tinitingnan ko siya, ini-imagine ko, so sabi ko, kung classical ang training dito, gusto ko bang maging opera singer after? Sabi ko, ganun. Sabi ko, parang hindi uubra. Sabi ko, parang hindi uubra. Di sabi ko, sige, hanap ako, ganyan. E di, itong, yung parang pinaka-college secretary doon, yung nasa window, ganyan. Try mo to, ganyan. Ito pwede itong composition. Pero ito, yung choral conducting, yan, madaming may pera dyan. Kung ganun siya. Ay ko, oh, talaga? Ganyan. So, ayun, parang naging choices ko dalawa, composition or choral conducting. Yung composition, yun, kailangan mo mag-submit ng composition. Ganyan. Wala namang sinabing genre. Wala namang ganun. Pero, siyempre, dahil napapaisip na ako na, naku, parang kailangan niya. Sabi ko, kaya ko naman siguro mag-compose, pero sabi ko, kailangan yata classical or may taste of classical. So, nag-aalangan na ako kasi, of course, kailangan siya isulat in 2 weeks. You might have to perform it. Di ko rin alam. So, parang ganun. So, yung sa choral conducting, medyo huminga, napahinga ako kasi ang ano sa kanya is you have to be proficient sa piano and voice. So, wala namang specific level. Basta proficient daw. So, ibig sabihin, malamang nakakabasa ng nota, nakakakanta ng maayos. So, kasi, okay, check. Pwede. Tapos, ano pa yung requirement nun? Kailangan affiliated ka sa choir. So, dapat miyembro ko ng isang choir. Eh, that time, sa church naman, so sabi ko, sige, hingi ako ng certification or whatever, ganyan, ganyan, yun. Tapos, basic conducting techniques, mga ganun. So, ko, sige, research ko na lang yun. Ayun, may library naman. Oh, tsaka alam ko, nakakakumpas naman tayo ng bayang Maginan, lupang hinirang, di ba? Nung high school. Pwede na. Ayun ko, sige. Oo, oh, di ba? Kasi bayo mag-ilog. Yun ang simula natin. Oo, oh, tama. So, paglilidin ka naman noon. Tapos, halimbawa, sa choir, alam mo na yung 2-4, alam mo na yung 3-4. Sabi ko, hindi ko lang alam yung 6-8. Sabi ko, ganun. Sige, aralin ko na lang. So, syempre, libro naman eh. Tsaka, familiar ako doon sa library ng music eh. Kaya sabi ko, sige, pwede. Ayun, so, I ended up auditioning for choral conducting. So, sabi ko, okay, mukhang maganda naman tong ano, nakuha ko. So, all the while, di ba, all the while na ginagawa ko, pinaghahandaan ko yun, yan na, dumating na, pumasok pala ako sa BS Math. Parang, nag-ano na sila nung, di ba, waitlist ka. Pwede na, ganyan. Tapos, ewan ko, it was in my mind pa nga na yata. Sabi ko, kaya ko ba mag-double major? Parang hindi. Sabi ko, kailangan ko na mag-decide. Ano, pupush ko ba yung music o yung BS Math? Isip akong ganyan. Eh, wala. Na at home na ako dun. Kung nakapunta ka na dun sa UP Abelardo Hall, nung dati, pabilog lang yun eh. So, makikita mo lahat. Maraming tumutugtog, kumakanta, tapos upo-upo lang dun. So, parang at home na ako dito. Kaya, ayun. So, sabi ko, ito na siguro. Alam mo, pero, syempre, nung nandun ka sa time na yun, na, hindi ka naman yung siguradong-sigurado eh. Parang, alam mo, you always go with the flow. Oo, sayo, siguro ito, parang gano'n. Pero, you wouldn't even know na yun pala yung ano, all the while ang idea ko noon was eventually I will teach ganyan kasi I've been teaching for a long time, so siguro eventually talagang magtuturo talaga ako ng choir, magtuturo ako ng mga estudyante dito sa college, mga ganun. So yun yung aking ano, never kong naisip na mag-perform ng talagang band setup. Di kasi kahit nung high school ako, solve na ako sa pagigitara pag nag-jump sa school, na high school ka, diba? Paano ka napasok sa band? Sa band, okay. Yung sa banda, ang nangyari niyan, so si Eric was, nung high school ako, he was, meron akong choir sa parish. Tapos na-meet ko yan si Eric na parang nag
presinta for the program, kailangan ng parang concert yata nung parish namin. So, meet ko siya, ganyan-ganyan. So, keyboard, blah, blah, blah. So, nung eventually, yung ano na yan, ako yung in-invite niya to be the vocalist ng grupo na pinoform niya noon. So, three-piece, parang nung nag-start kasi yung Fusebox. Kasi Fusebox talaga was my really first yung ganung gig na band. Siya yun talaga. Tapos sabi niya, sige, ano, tingnan mo kung okay, ganyan. So, sabi ko, sige, sige. And, tapos, hindi ko alam yung prog nung time na yun. Hindi ko alam. So, even nung nasa music na ako, parang walang nagsabi sa akin ng classmate ko na, oh, I've been listening to mga ganun. Wala. Puro classic. Focus talaga. Classical. So, yun. So, nung pinaparinig niya sa akin yung ito yung parang mga ginajam namin. Hindi naman, tas jam lang din yun. Hindi siya, wala pang ano nun na magko-cover ng prog or what. Basta ito lang yung listening nila. Yun. So, medyo na-blown ako na nag-aaral ka ng music, ng classical, tas nakarinig ka ng prog. Na ano parang prog yung pinarinig niya sa'yo? Modern instruments. A mix of everything. So, may Dream Theater, of course. So, narinig ko si Dream Theater. Tapos, medyo, eventually, napakinggan ko yung classic din. So, Rush, Yes, meron na bang, may Mahavishnu na ba? Meron na rin touch meron na. I mean, yung kumbaga, one part of the listening na parinig din yata sa akin si Mahavishnu. So, yun. Sabi ko, ang galing naman ito. So, medyo ibang ano na naman, ibang level na naman na pwede pala yun na yung konsepto ng classical is na-retain to, pero ang magagawa is yung modern instruments. May keyboard, may gitara, as in talaga electric guitars. So, tapos may drums. So, sabi ko, oh, okay to. So, yun. That piqued my interest. So, eventually, yan ang ano. Pero, noong time na yun, listening lang yun. Hindi yun tugtugan namin. Ang tugtugan namin nun, ang initial na Fusebox, hindi pa yan talaga prog. Nagko-cover pa kami ng mga, mga new wave. Kasi 80s din naman ako, inabot ko din naman. Sabi ko, sige, cover tayo new wave, cover tayo ng mga pop, pero ibahin natin. Parang ganun yung sinasabi nila. Sabi ko, sige, go ako dyan. Ganyan. So, yun. So, parang nandun yung ano na. Tapos, Eric would somehow parang do these jamming sessions. First time ko rin na ano yun, noong time hindi ko alam. So, sabi niya, okay, jam tayo. Di ba, ngayon kasi pag sinabi mong jam, parang every time na may jam, o sige, jam tayo ng gantong kanta. Or jam tayo ng gantong key. Parang gano'n, dalawa yan eh. Pwedeng gano'n, gantong kanta or gantong style. So, gano'n. Pero yung style nila, si Eric, si Rodney, si Herson, sa jam tayo, so somebody would start something. Yung something that was familiar to Manila Sky now. Yung gano'n, jam tayo ng something. Oh, free flow. So, I go, okay, nagugulat ako, na-amaze ako, na at some point, pinapakinggan ko sila, nagtutugma sila at one point, na hindi sila nag-uusap. So, yun yung mga nakakatuwang, so, I go, paano masarap, nangyari? Actually, so, I go, paano nangyari yun? Noong time, hindi pa ako nagki-keyboard sa kanila. I was just the singer lang, bukos. So, di ba, tapos eventually, parang, nag-evolve yung grupo na sige, ano, nagpa-piano ka naman eh, sige. So, kaya, nag-split talaga. Kasi Eric naman, hindi naman talaga niya inahawakan yung piano sound. Mas more on synth talaga siya. So, doon din nag-split yung function namin as dalawang keyboardista. So, I'm really more of the piano, strings, organs, ganyan. So, keyboard one in a way. Tapos siya yung synth talaga and all the other sounds that you will hear. So, yun. So, doon doon ako na-immerse. So, dalawa yun. Kasi nung time na nag-evolve na ako with Fusebox, halos sabay yun nung first job ko sa San Miguel. So, maraming mga ganong mga instances na nag-overlap ba yung musical experiences. So, pag binabalikan ko, saya din na, kaya hindi, nagulat din ako na dito ako mag-ano no, na dito ako magsa-start na parang
yung to build the career na sinasabi. Sabi ko, ah, okay, ito pala siya. Yun. And then, yun. So, ngayon, nung nag, medyo na ano na sa performances, medyo na-reduce na yung teaching, ano ko, hindi na ako masyado nakakapagturo. Kasi dati yun, dati as early as when my, yung buhay pa yung lola ko, syempre, ang target niya mga estudyante, dahil may preschool nga siya, yung mga estudyante din niya. Eh, syempre, yung libro ng estudyante niya, yun yung libro ko nung maliit ako, di ba? So, syempre, alam ko na yun. So, tinutulungan ko siyang magturo. So, ayun. So, saan kaya, lugar po? Saan lugar kayo nakatira nun? Dito sa Pasig, oh. Pasig area talaga. So, may village, tapos gumawa siya ng preschool, parang daycare, ganyan. Tapos, ang ano niya, ang kanyang market in a way was, oh, sige, if you enroll here, you get free piano lessons. Ganon. Wala lang. Tapos may mga pumupunta talaga na, ano, eventually, tapos minsan, eh, syempre, noong time na yon senior na siya. Eh, minsan nakakatulog siya. So, ako yung tumutuloy nung tinuturo niya. Kasi naabutan ko na yung book na yun, eh. Parang ganon. So, ayun. So, kaya, kumbaga yung, di ba, ang kulit. So, yun talaga nung lumaki ako, parang second nature din sa akin yung pagturo talaga ng mga bata, kasi even sa church din, yan, syempre pag yung mga kumakwire, kanyari yung mga bagong members, diba, tuturuan mo, yun, so, yun ang ano, hindi kaya, ora mo, ano eh, ora mo parang mentor eh. Oh, parang, alam mo, ang dami nang sabi sa, yung iba, wala, kahit wala akong salamin dati, sabi, para po kayong pag nagsalita, para kayong teacher. Oo nga. Yun, so, nakakatuwa. Yun, pero naka-ano din, kasi, well, siguro dahil din dun sa naging direction din ng Fusebox, alam mo yun, parang we never, ano naman, na mapunta talaga sa prog, pero dahil nung nagsistart na kami ng original at may nagsabi na, oh, prog yung tugtugan nyo, parang ganun. Parang, oo, sila yung nag, ano. Tapos, yung mga nakakaintindi na yun, of course, they would appreciate. Tapos, yung mga hindi naman nakakaintindi, halimbawa, ano yung music nyo, ganyan. Mag-uumpisa dyan sa ganyang tanong, or yung tamang halimbawa, tumugtog ka, tapos biglang nanahimik at walang pumalakpa kasi na, parang hindi nila alam kung ano. Ano nangyari? Yun. So, doon naman kami nakaano na, hindi, sige, we can share natin. Parang, kaya minsan, di ba, minsan nagkakaroon din kami na nung medyo height ng nagtugtugan namin noon, ay nakapag offer kami ng workshop. Sige, tara, ano tayo, just for to share lang. Kasi sayang naman, parang ang weird naman na ang onti lang nung nakakaalam, eh, alam ko maraming magaling na musikero, diba? And they can explore it, sabi kong gano'n. Parang pag nag-uusap kami, kung isusuma mo yung progressive na word, parang ang concept for us is, it's not only a genre, eh. Parang it's also yung state of mind. Oo, yung evolution din ng music as it is. Diba? Parang feeling ko kapag, if you get stuck in one style, hindi siya progressive, diba? Parang, well, coming from tao, the roots. Yung tao mismo, yes. Nakakatamad na yun. Oo, parang, yo, exactly. If you do things over and over again, parang, asan yung progress doon, di ba? So, yan. So, I guess, ganun din yung nangyari sa, ano, sa Fusebox. And then, nung ano nga sabi namin, sige, we can, ano naman, everybody was free naman to explore. Kung gusto mo magtayo na ibang banda, okay, go. Wala. Kaya minsan, meron kaming, well, it wasn't called hiatus din, ah. Pero minsan, may time kami na parang 6 months, di kami nagkikita. Walang gig, alam mo yun. O sige, kita-kita tayo. Walang, I mean, oh, tapos may gig ganyan. Tapos, may banda yung isa, may banda yung isa. Tapos, ibang tugtugan. O di, cool. Kasi, so, kailan kayo huli nagkita-kita? Okay. Ang Fusebox, kasi, nag-iba na talaga ang setup namin. So,
pang ilang generation na ba ito? Hindi ko na alam. Basta Apat yata ngayon, o lima. oh, basta ngayon, ang fuse box na naiwan ay ako, si Eric, si Keith. So, si Keith ay sa fuse box. Tsaka si Bea, Lau. Okay. Last kami nagkita after, ano, pandemic. Pandemic po yun. Last year, nakapag-drama kami last year eh. Tapos, yun na, pero wala hindi pa. Hindi nag-record nun. Parang nakita ko yung post yung yun. Sabi ko, parang nagre-record yung mga to. Ang puro online yung recording namin. Oh, puro online na. Yung mga naging last few, ano namin, last few releases namin online. Yan, puro recorded online na. So, syempre, nag-iba rin yung format. Alam mo yun, nag-iba na yung flow. Kasi iba siya kapag ano eh magkakasama kayo, iba pag may nauna tapos o sige ilagay mo to. May saka iba ano, siya, no? Ibang dynamics saka, 'yun eh. Sa akin parang hindi nag-work 'yun talaga. Iyo, kailangan mana, oo. Kailangan talagang kumbaga para sa akin ah, parang mas gusto ko 'yun. Okay, magkita tayo tapos. Correct, correct. Iyon nga. Kaya ang sabi namin noon nung medyo lumuwag-luwag yung ano noon, yung level noon para nag-alert 2 lang yata or something. Sabi, sige, kung ano, kita-kita tayo. Tapos, tinry namin yung, alam mo yun, yung magkamado lang na review ng konti ng mga na-perform namin before. Tapos, mag-jam. Eh, nung nag-jam kami, ang weird na kasi iba rin yung iba na rin yung umuusbong. Hindi na siya super prog kasi si Keith naman hindi naman siya talaga may roots siya ng prog pero blues yung natural na labas niya hindi prog. So mas more on modern guitar/blues ganyan. So tapos si Bea, halos freeform na rin si Bea. I mean, she has progressive roots, she has hard rock roots, 'di ba? Pero nung nag-jam kami, hindi yun yung nilalabas niya sa table. Parang ganoon. So, it cannot go to that direction. So, even kami ni Eric, syempre dahil dumadaan kami sa Manila Sky, dumadaan kami sa Indian Music, alam mo yun. So, nag-iiba. Wait, si Eric din ba sumasama sa'yo sa Manila Sky? Si Eric sa Manila Sky din siya, oo. Kasi, nando si ba siya ng tago? Wala ka ng tago. Oo, diba? Nandun. Ano ka ba? No. Nandun siya sa gilid. Siya yung nag-wave drum. Nag-iba na yung itsura niya. Hindi na siya payat. Hindi na siya super payat. Ah, talaga? Oo. Yun ang... Kaya hindi mo na mukhaan. So, ngayon, si Eric, nung nag-interest sa kanya si Indian Music, syempre, si CJ yung nagturo sa kanya. Ang magandang storya dyan is, siya yung unang naka-understand nung konokol. Tapos parang kinarir ba niya na yung sinasabi lang talagang, tapos eventually parang tinatry niya na yun i-interpret dun sa synth playing niya. Tapos nung nasa amin pa si ano noon si Zach, nagtatry na kaming mag konokol drills, mga ganyan. Sige, subukan natin 'to, ganun. So, ano yung konokol? Okay. Yung konokol para siyang rhythmic pattern siya ng sa India. So, actually parang basic, parang kumbaga sa Western, kung may solfege tayo or meron tayong rudiments, parang yun ang kanyang ano, katumbas. Parang oo, parang ganoon ang katumbas. Pero pero more on rhythm. So konokol is more of yung learning the basics of Indian rhythm. Tapos pag alam mo na siya, minimix and match na nila at yun ang nilalagay nila to form their cycles, to form their improvisations. So yun. So parang naglalaro kami na when we are learning it, pero walang instrument. It's usually vocal kasi talaga. Sa Indian kasi sa Indian yung tradition nila doon, bago ka daw, sabi ni CJ to eh, bago ka daw, even before, well, kunyari kid ka, bago ka humawak ng instrumento, hindi ka muna mag-ano ng instrumento, kailangan mo munang masabi. 'Di ba? Masabi yung rhythm. Oo, ma-vocalize. So, ang hirap nun, ha? Exactly. Lalo na ako, hindi naman ako nabibeatbox, 'di ba? Pero oo nga, kasi
parang advantage na yun. Kasi kung, halimbawa, kung ma-vocalize mo, automatic na yung lalabas sa kamay mo. Correct. Yun yung, oo nga, no? Yun. Tapos, syempre, di ba, ang concept sa India, syempre, nandun yung may teacher, may yoga, or may yogi. So, yogi. Yung pinaka-master mo, di ba? Tapos, you're para rin siyang ano eh, para rin siyang sa kung fu or sa karate, meron kang susundin lagi, ganun. So, ngayon, nagbabranch out din yan. Ito yung masaya dyan. Halimbawa, may basic, diba? Dahil magkakaiba rin yung mga teachers, tapos meron ng mas specific na estudyante. Hindi naman yan basta-basta lilipat ng teacher. Pero mapapansin mo, may mga differences na dun sa the way they say it. Kasi minsan pag sobrang bilis, kunyari, Daddy Kinadom, minsan yung Daddy Kinadom, for example, it's a five, ano, Daddy Kinadom, Daddy Kinadom. So, yung iba, Tati Kinadom. So, parang ganyan. Yan. So, may mga inflections na maliliit. Especially pag super bilis na yan. So, yan, may mga ganun ka. Tapos, meron ding rhythm patterns na kinukuha yung tunog dun sa instrumento. So, halimbawa, basta, it's very interesting. Oh, so nandun na. Ako dyan, pero, alam mo, di, nakakatuwa siya, Joy, kasi kung, halimbawa, syempre, di ba, Western, classical music is Western, progressive music, Western, jazz, Western. Tapos, meron kang may magtuturo sa iyo ng teka, iba yun ah. Teka, parang, alam mo yun, so, it's another ano, of learning na pag sinumatotal mo, even the Beatles, di ba, si George Harrison, so parang, kaya pala siya nagganun. Parang, kaya pala, yun na ano ko nun dati, so bakit Indian, bakit yun? Kasi it was really something different, and it was really something new to learn. Tapos, hindi kaya mo siya hindi kaya dahil sa psychedelics. Pwede, why not? Kasi diba? Psychedelics, pag na-experience mo yan, parang visual interpretation yun ng naririnig mong ganun eh. True. Kulay. At saka ano talaga, well, actually, ano naman eh, if you really go back to the roots of culture, it boils down to nature eh, sa akin. It's to nature eh. So, even the sound, ng music per se, even just your heartbeat, even just, you know, kaya nga yung drums yung parang pinaka-basic kasi yan yung tamang magganyan ka lang, may character na yan kung ano man yung pinalo mo eh. So, something like that, diba? Ang sarap pag-usapan actually. Sarap pag-usapan kung aanuhin mo na hihimayin mo ba. Oo, 'di ba? So, kumbaga nandun na, siguro yung ano ng music for me right now is whenever I chance encounter na meron ako makausap na hindi you know, it's not about how the chords are formed anymore o paano mo naisip yun, i-substitute yung chord na yan, di ba? Pero transcending above it na what happens after that, di ba? What happens after you learn the chord? Sa paano pag tapos mo na siyang magamit as it is? Where do you stand now? Where do you see yourself na tinutugtog yung talagang ikaw. Parang ganun, di ba? Mm-hmm. So, yun. So, in a way, parang you retrace your steps kapag nag-grow ka na with music. No. Parang, syempre, nag-start ako, like, especially now, kasi nung nag-pandemic, syempre, di rin niya nakakagig. So, nabalik ako sa pagtuturo. So, aside from the content dun sa Abby page ko, na harness ko ulit, ano ko yung mga roots. So, ngayon, mas nakikita ko ngayon yung development naman ng mga bata. Diba? Parang, how do they perceive music? Or, paano mo papaintindi sa kanila in a way na pwede pa rin nilang makomprehend na hindi lang notes yung nakikita nila. Yun. So, saya din nun. Nakakatuwa din. Meron tayong ano rito, posted a question. Si Nelson Gonzalez. Medyo nakakaba to.
Sabi niya, paano po paibigan si Papa Eric to po? Ang controversial. Yes, ikaw ah. Boss Nelson talaga oh. Luto ka na nga lang ng kamatis na yung palaman. Yung paborito ko. Ang funny talaga nito. Ay nako. Pero okay nga, no? Yung sinasabi mo is yung, kaya siguro ganun, no? Yung pag, kasi tayo, aminin natin, medyo tumanda na tayo rito eh, sa eksena na to, yep, sa music. So, yes, di ba, syempre, nung bata tayo, medyo mas na, ano tayo na, mas nabibilib tayo sa, oh, ang bilis niya mag-shuren. Yan, yan. Yung technique niya, ang linis lahat, ganun, 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 ganun. Perfect siya, intonation, lahat, lahat. Tapos, lately, napapansin ko, mas nai-enjoy ko yung mga musicians na, mas, yung, ano ba to? Mas hindi na, hindi ko masabing hindi logical eh. Logical din siya eh, kasi may, it makes sense. Pero yung parang, parang nagpe-paint na sila. Yun, exactly. Diba? Hindi na yung, hindi, kaya structured ganito, tapos mag-aano tayo, 21-8 or whatever. Parang pag yung nag-paint na sila, parang wow. Yeah. Ang sarap. Parang, oo. Alam mo, diba? Ang saya nung gano'n. Ako sa akin, I would always be amazed. Kunyari, pag yung ganyang concept mo, nakikita ko yan kay Nyor Noli Aurelio. Ay! So, yeah, diba? Kaya nga nandun ako eh. So, yun. Kaya nga nandun ako eh. Tribute yun. No, eh. Every time, parang sa tago, alam ni Nelson yan, bagay na nakikinig ka Nels, diba? Every time na pwesto ni Sir Noli, kung basta libre kami na, punta kami talaga. Kasi unang-una, ano na eh, nandun na siya dun sa level na yun eh. Kasi, he's been there, nakatugtog na siya na mabilis, nakatugtog siya na matagal, nakatugtog na siya na, di ba, ng formalan-formalan. Pero, at the end of the day, siya na yung nakikita mo. Siya na, yung pinapahiwatig na na message, it, you don't hear that anywhere else. Dama. Sa kanya mo lang, sa kanya mo lang yun maririnig. And, yun yung characteristic ngayon na habang, di ba, na kakasalamuha tayo ng mga kapwa musikero, marami tayong napapakinggan na iba't ibang music. I guess of siguro nandoon na nga kasi growth in music, eh, di ba? Na you know what to listen for already. Kumbaga tapos na tayo dun sa alam natin na magaling ito. What happens after that? Kasi bakit ba naman yung mga ninuno natin, di ba? Magaling yan, pero alam mo na sila yun dahil bakit? Meron silang special ingredient na sinasama doon na kumbaga they can only pass down the skill set, they can only pass down what they know, pero yung what they have inside, iba yun eh. Parang, yung expression talaga eh, no? Kumbaga, yes, parang si Noli, pag mag-gitara siya, parang extension ng soul niya yung lumalabas. Exactly. Eh. Yes, oo. So, sa akin, I think, ano eh, parang, yun siguro talaga yung direction or yung eventuality ng music na at first, you learn everything there is to learn about music. But then, after you learn it, you try to depart from what you learn. Depart meaning, you can follow the rules, but since you know the rules, you can bend it. You can even defy it if you like. As long as you alam mo yun, naiintindihan mo yung konsepto, bakit mo siya ginawa. Pero, actually, yung bakit, hindi pa nga rin yun eh. Kasi minsan pag nandun ka na sa, alam mo yun, pag nangutok ka. Hindi na kailangan na explanation or reasoning. Tsaka, lalabas na lang talaga. Bakit ko ba ginawa? Hindi ko alam. Kumbaga, pero dahil nga, may lalabas because you learned something already. Meron na form na yung neurons mo to a certain path, to a certain set of knowledge that required you to do something that you don't think about anymore. Tama. Gets?
Yeah, so yun yung masaya doon na kasi hindi mo pwedeng sabihin sa bata yun na hindi pa alam yung ginagawa na. Hindi, kahit ano lang gawin mo. Hindi, iba Hindi. eh. Alam, you know it's wrong. Oo. Hello. Na-stop ba ako? Did I freeze? Hinihintay yata natin si Joy. Kamusta kayo dyan? Hindi ko alam kung nakikita ko yung feed nyo. Si Keys lang nakita ko sa face of YouTube. Hello, Keys. Sige, hintay natin si Joy. I'll be back in a while. Yon. Yon. Sorry, Abby. Bigyan na okay. Kanya eh. Nag-power surge eh. Buisit ko kaya na masarap na yung discussion. Sorry, I'm sorry. Okay lang. No problem. Kala ko kung ako'y nawala eh. Kasi, Jesus ko, yung sa dati namin tinitirhan, kalaba ko talaga internet nun. So, ilang beses ako tumawag sa bigyan BLT. Bigyan na kanya eh. Biglan na matay lahat eh. It happens Madre. To the best of us. Ay, naka. Okay lang yan. Anyway. Ayan. So, yung kasi first time ko kayo narinig. Naging aware ako dun sa fuse box nung sumali kayo dun sa contest, di ba? Di ba nanalo kayo? Tapos, nung napakinggan ko kayo, yun yung time na nagtatrabaho ako sa ano eh, sa isang pirata. Wow! Mga music. Oo, uso pa yun dati. Oo, di ba? Na. So, nandun dun ako sa planta. So, nandun okay. Yung mga CDs. Mostly metal, metal and rock. Oo, tama, tama. Yeah. Alam mo bang, tapos, tuwan-tuwa kami noon nung nakita namin na napirata yun. Kaya, album din Malay, naman niya eh. Puta, napirata rin eh. Diba? Mali, biruin mo. Bumi. So anyway. Okay. Tapos yung ano, yung nung narinig ko kayo, yung structure nyo, tapos yung boses mo, puta, narinig ko Agora. Aware kayo doon? Oo. Nung time actually, sabay yun eh. Nung time na we were recording na ba? Ay, hindi. Hindi ko na nga maalala kung anong nauna. Pero definitely, definitely, marami rin nag-compare. Kasi it's either, okay, ito yung comparison eh. Kapag ang listener na nakinig sa amin ay medyo radio friendly lang yung napapakinggan nila. Ang ano na ang ano sa amin para daw kami Evanescence. Na ah, time talaga? Na yun. Oo. Oo, eh, kasi wala silang reference eh. Walang reference. And then, yun. So, kapag may naman nakausap na kami ng mga tao na medyo mas nakakakita ng mga independent, yung mga gen, yan. So, merong mga comparison sa Agora also. Pero, ang nakakatuwa nun, alang ang alam ko, sabay. Sabay kami. Pero ano, almost a year pagitan. Oo, parang ganun, oo. So, pero aware kayo no, nung ginagawa niya yung album? Hindi. Hindi. Talagang definitely. Nasabi lang sa inyo yun, no, nilabas niya na yung album niya. Oo. So, ang Agora to ah. Yes. At yung runs, ang galing. Well,
Siguro kasi dahil nga the influences are almost same. the same in a way, tapos the format, tapos nagulat din ako nung nagre-research na kami na Agora. Hindi ko maalala kung yung first or second vocalist nila yon na same. Basta parang same na alto din siya sa isang choir ba? Parang pareho ganun. Ng timbre. Oo, yun nga. Tapos sabi ko, okay, pareho pala kami ng ano. Kaya siguro, oo, so, di ba, parang hindi, wala, nobody was ano eh. Kasi, noong time na yun nga eh. Kasi, di ba, syempre nagko-covers kami. Tapos, when we were starting to build the material, basta makagawa lang halimbawa ng may mag-start lang ng riff, grow into that na. So, tapos wala naman akong napapakinggan that time na babae na nasa prog. Yung pa isa, parang later ko na lang narinig yan, yung mga Nightwish, yung mga symphonic metal, later on ko na lang yan na ano. So, mas lalaki pa rin yung reference ko. And I guess yung background, yung musical background ko, yun lang yung reference ko din. So, kung ano yung ginagawa ng mga kabanda ko, ako kasi yung taga, ano eh, ako kasi yung taga take down ng notes. Kasi, dahil hindi naman lahat bumabasa. So, parang, para maalala kung ano yung ginawa nila, tinatry ko inotate. Sabi ko, teka. So, pag nililinis namin, teka, hindi yan yung ginawa natin no last time. So, yun. So kapag nasulat ko yun, sabi ko, okay, ito yung ginawa mo. Oh, sige, game yan. Tapos, nakikita ko yung notes. So, dun ko, in a way, nababase. Kasi, it works both ways eh. Minsan may riff, or minsan may melody. So, from the melody, dun palang gagawa ng kung ano yung iilalim doon. So, yun yung writing style naman namin before. Of course, Eric was the main songwriter. Pero, hindi siya buong kanta. It never was a whole song na, di ba minsan, isang buong kanta, ibibigay mo sa banda, areglohin nyo. Yun. So, sa amin hindi. It would be just, ito may melody lang ako na ganire. Tapos, ito may lyrics. Subukan nating nagyan. So, ganyan. So, ito may riff lang. Ganyan. So, ganun yung writing, ng style ng Fusebox na. Yun. Yun. Kaya nakakatuwa. Kaya, in a way, parang, noon lalo na nauso yung Facebook, di ba? Tapos, titingnan mo rin yung development nung scene na yon, tapos nakikita mo, uy, friends na kami ni sa Agora. Tapos nakikita namin paano sila mag-ganun din. O, hirap-hirap din sila mag sa pera, alam mo yun. Sabi ko, ay, may pare-pareho naman tayo ng problema. Tapos na, yun, nag-iba ng vocalist, naghaharap silang vocalist. Parang at one point, sinabi pa sa akin ng barkada namin, ikaw kaya mag-audition doon? Mag-audition ka kaya doon? Ay, kung ano ka ba? Ay, hindi ako pwede pumunta doon, ano? Oo nga, ang hirap doon eh, no? Oo. Friend ko rin yun ba? Si Santiago? Oo, friend ko rin si Santiago. Kulit din, no? Di ba? Parang saya-saya. Okay, tapos yun nga, si Jason Gobel. Yung nagitara sa kanila sa, naging barkada ko na rin. Oh, yun nga, oo. Yun, when we, nung interview namin siya, kasi syempre, isa rin yan talaga sa, yun ang isa sa pinapakinggan namin, talaga, nung time na yun. Yung scenic yun talaga. Kaya ko rin narinig initially yung Chapman. Pero, of course, nung time na yun, naririnig ko lang na iba siya. It wasn't, hindi yun sumasagi sa utak ko na gusto ko yan. Hindi. Ang actually mas naging ano ko na nataga sa bato na gusto ko nung narinig ko yung acoustic sound nung Chapman Sticks, yung album ni Greg Howard, yung Stick Figures. Yun yung dun ko na si Greg Howard yung isa sa mga pioneer ng stick players na gumawa ng libro. To learn the stick, sila yan. Siya yung nag-device nung parang pinaka-tablature for Madali Chapman. Ilang string dyan? Yung meron ako, yung una kong na-acquire, 12. Yun yung pinakamarami talaga nila, 12 string.
yung tawag doon na grand. Tapos, eventually, nung sabi ko gusto ko magkaroon ng yung costume ko talaga na ako yung umano, 10 string yung kinuha ko. So, pag kasi nag-purchase, pag nag-decide ka to acquire a Chapman stick, custom talaga siya right from the beginning. So, you tell how many strings do you like. You can choose, I think, 8, 10, and 12. So, yun yung choices. So, yun. Tapos, you can choose also the wood, yung tuning, yan. So, kung tinatanong mo kung madali, depende, sa akin, depende talaga where you're coming from, eh. Tsaka kung paano mo siya iaakma dun sa, yeah. Kasi kung halimbawa, nakuha mo siya second hand, parang yun nangyari sa akin. Pag nakuha mo siya second hand, kung ano yung tuning, of course, na makuhanan mo, siguro ma-force ka na yun yung aaralin mo, di ba? So, minana mo na. Oo. So, nung nakuha ko yung grand, ang naging tuning kasi nun, match reciprocal. Parang combination siya ng fifth tsaka fourth. Fifth yung bass. Fourth yung melody side. So, tapos meron siyang structure na kaya siya tinawag na match kasi pag pinagtapat mo yung notes, yung fingers dun sa fret, pareho sila ng tune, pareho sila ng pitch. So, anyway, so sabi ko, okay, parang hindi ko naman kailangang ibahin kasi unang-una, meron na, it's one of the standard tunics that they have. Kumbaga, it's hindi siya out of this world. So, ibig sabihin, merong pwedeng magturo. Merong pwedeng nakasulat para doon sa tuning na yun. Kasi yun yung mga una kong hinanap is, ano yung mga pwede kong piyasahin or ano yung mga pwede kong aralin na available that time. So, ang merong mga published books for Chapman Stick, ang gumawa yan si Greg Howard, tapos meron pang isa yan si Steve Adelson. Tapos ito yun, magkakaiba sila na technique. Kasi bata pa yung compared of course sa guitar. Chapman stick na ano lang siya eh, late 60s lang siya, 1969 lang siya in-invent. So nag-explore pa talaga ng kanya-kanyang technique. So kumbaga if you run into Bob Culbertson, ang technique niya, yung melody side, pwede mong gamitin hanggang pinky. Itong pinky finger mo, pwede mong gamitin yan. Pero si Greg Howard naman, ang technique niya, hindi, wag mo nang gamitin si pinky. Tatlo lang, kasi mas makakagalaw ka, sabi niya ganun. Kasi, or baka mahina yung pinky niya. Kasi hindi naman ganun. Yeah, pwede rin. Pero, actually sinasabi niya pa ganun eh. Actually, yung pinky, ginagamit niya sa bass. Kasi malawak yung ano ng bass eh, yung reach ng bass dapat. Pero sa right hand, kung gusto mo ng mabilisang passage from one, kunyari, if you want to work on it vertically, hindi mo kailangan gamitin si fifth. Kumbaga, pwede mo siyang gamitin kung siguro end the phrase or just to end the note. Pero kung mabilis ang passage, mas makakagalaw ka daw if you use the three hands. Which is, nung na-adapt ko siya, sabi ko, actually, it made sense. Kasi tinry ko din yung kay Bob Culbertson. Iba rin. Kasi mas precise to kaysa dito. Ito kasi parang sobra na finger lang talaga. Support finger lang to talaga. Yes. So, parang ganun. At saka, ang konsepto naman kasi ni Emmett dun sa Chapman Stick, kaya niya in-invent yun, is yun nga yung free hands na concept. Meaning, talagang kaya ng dalawang hands mo to do everything. Even the position, aksidente yun eh. Kasi syempre, gitarista rin kasi si Emmett Chapman talaga. So, normal is, di ba, sideways, ganyan. So, ngayon, no, nag-invent na siya, nagawa na niya yung fretboard, at sabi niya, paano ko pa ito mapapadali? Ganyan. Kasi nagtatapping na siya, jazzer siya, nagtatapping, improvise. And then, accidentally, parang na-tilt niya going to this side, tapos nag-side, nag-try siya, sabi niya, parang ang dali ah. Parang So, naging yun ang... So ginagamit niya yun, parang typical na naka-sideways? When he was discovering, of course, the instrument, syempre, yung normal pa rin. Syempre, alam, gets ko yun eh, yung kunyari dito, tapos mahirap yun.
Nahirap Mahirap. siya. So Mahirap. yun, so nung nag-ano na parang sige, siguro if I lean it like this, parang yun. So eksperimento hanggang sa yun. So yun ang ano, although pag nakakita ka ng maraming top players ngayon, ano pa rin, marami pa rin medyo bumabalik dun sa Traditional, nakagawian. kumbaga. Oo, ewan ko eh. So iba-iba talaga siya ng, No. I guess Pero ano yung iba-iba talaga. motivation mo nun? Paano ka, ano yung nag-motivate sa'yo? Bakit ka nag-Chapman? Ba't natuloy? Oo. Unang-una, yung Japan stick kasi, aksidente lang din niya napadpad sa akin. Eh, kasi, syempre, wala pang internet. Eh, sorry. Wala pang Facebook noon, di ba? Ang meron noon, music forums, di ba? Feel music. So, okay. Meron nag-post na nagbebenta ng Japan stick. Teka, magkano nga pala yung mga ganyan? Ayan, okay. Ngayon, ewan ko, weird nga eh. Hindi talaga nagbabago yung presyo na eh. Okay. Ang retail price ngayon ng Chapman Stick, ang basic, ay, ang pagkakalam ko, ah, tama ba ako? I think it's still in the $3,000 mark. Parang ganun. Fuck. Yeah, parang, I tingnan ko nga kung may, I think yung mura, oh, ganun talaga. So, hindi, alam mo yun, never in my dreams talaga. Hindi ko siya pinlano. Ang plano ko talaga noon ay magkukuha na sana ako ng lessons at bibili na ako ng cello. No, yung time na 2008, 2009, sabi ko, sige nga, parang gusto ko yata mag-cello. Yun na, yun na. Kasi gusto ko yung tunog niyan. Tapos yun nga, may nag-post. Tapos yung nag-post, eh ako walang pakialam doon, nakakita si Miko. Sabi niya, may nag-post ng ano, Chapman Stick, parang gusto kong bilhin. Sabi ko, di bilhin mo. Lahat kami talaga, sige, go, buy it. Ganyan. Eh, nung time na yun, biglang, gusto na yata niya talaga. Tapos parang, parang yung time na yun, kailangan niya talaga ng money, parang mga nganak yata yung music share or something. So anyway, hindi niya na-acquire. Tapos, nagbalita siya, ay, parang wala na, may bumili na, ganyan, ganyan. Hindi sinabi, si Eric, sinikret niyang bilhin. No. Hindi niya pinakita. Lahat kami kasi gusto namin noon. So talaga parang walang ano. So eh di sige, di sikreto siya. Wala nakaalam. Inaaral pala niya. Tinatry nga niya aralin. So kasi gusto rin niya talaga. Eh, syempre, keyboardista naman siya, di ba? Tapos parang eventually, parang mga after 2, 3 months, sinabi niya sa amin, sa'yo, alam nyo, ako yung nakabili ng chopstick. Kaso parang di ko kakayanin. Sabi niya gano'n. Ah, Like, talaga. what? Talaga parang gano'n. So, di yan, nag-ano kami. Tapos, yun. So, yan. So, yun yung nangyari nun. Di sabi ko, paano naman, patry. Sabi ko, ganyan. Di sige, tinatry ko. Sabi ko, parang ganda. Sabi ko, parang kaya, kakayanin. Eh di nagdeal ako sa kanya. Sabi ko, ano, subukan ko ha. Tapos kapag natugtog ko or pag at least nakuha ko yung konsepto niya at nakakuha ko ng whatever teacher or materials, bilhin ko na lang sa'yo hulugan. Yung ganun hulugan lang, di ko talaga kaya. Ayun, so yun yung naging unang motivation. Kasi kailangan bayaran. Pangalawa, yung time na nangyari yan, nawalan kami ng bahista sa fuse box. Okay, wala kami ng bahisa. So I was learning the stick na, yung kung ano man yung paano siya talaga inaaral. And nung nawalan kami, one of the rehearsals, sabi nila, "Eh wait lang. Eh di ba may bass naman yang ano, may bass strings naman yang Chapman mo?" Sabi ko, "Oo, abot naman siya dun sa same ano." "Eh di, yan ikaw na lang muna," sabi niya ganoon. Kahit ano lang. Sabi ko, "Teka, teka, di ko alam yung mga linya ni Rodney." Sabi ko, baka piso-piso lang mo gawa ko dyan, sabi ko. So, Kasi sabi Rodney, niya, idol ko yan. Isa sa mga idol ko sa oo, base. diba? So, sabi ko, parang masisipra ko yun, pero hindi ko alam kung kakayanin. So, sabi, sige, pero, ayun, so sabi ko, sige, kahit piso-piso lang. Kasi alam ko naman yung chords at nagpa-piano, kine-keyboard ko naman siya. Sabi ko, sige, try. So, yun na naman, nag-iba yung learning curve ko ngayon sa pag-aral nung Chapman Stick. So, motivation was the fuse box songs na yung Sila basslines pa, no? magawa ko sa stick. Oo. Ngayon, eventually, na okay ako doon. Parang ang naging style ko was double hand bass playing. Parang ganun, di ba? Yun. So, parang kung ano yung ang application ko sa kanya, kung ano
yung mga signature lines ni Rodney na kaya ko na ipasa ko doon, kung ano yung mga ginagawa ko rin sa keyboard na Nagagawa lines mo rin. na tinatry kong gawin sa Tapos kanya. kumakanta So, ka pa. oo, yun yung nag Wow. et yun yung naging ano noon. So, di sabi ko, edi syempre that didn't come quickly ah. So, pero sabi ko, sige, susubukan ko ganyan. So, di syempre parang, oh, di parang ano na kayo niyan, rush, ganyan. Kasi, di ba, bahista si Kedily, tapos kumakanta na siya. Okay, yun. So, yun ang naging ano ko ngayon sa Chapman Stick. Pero eventually, ano, nung time na, ayan na, nagmamanila Sky na ano, sabi ko, parang gusto ko pang maka-learn ng iba. So, yung Manila Sky gave me a chance naman to explore it, both sides na. Kasi yung melody side that time, di ko naman nagagawa. At may gitarista kami eh. There's somebody to do the lead. And wala naman akong, nung time na yon, papunta pa lang ako in the solo part that I like na gusto kong i-explore yung Chapman Stick. So, nagsistart pa lang yun. So sabi ko parang gusto ko nang i-explore tong ano na to, tong field na to para kasi marami na ako nakikita stick players na solo talaga nila ginagawa. So yun, so yun. So doon na nag-start na nag-relearn din ulit ako ng mga techniques. Tapos eventually medyo nagaano na yung Facebook. So sabi ko, sige, I'll try to post yung mga cover, kahit yung mga simpleng cover songs lang, I'll try. Ganyan. So, even yung mga snippets na compositions sa mga doodles, with the help of Eric, kasi siya naman yung partner ko din even sa music production, minsan ginagawa niya ako ng mga drum parts, ganyan. So, sabi ko, sige, try ko. So, yun. So, naging birth na yun ng evolution. Kasi, di ba, there came a time sa Fusebox na nagkaroon kami ng hiwalay, vocalist talaga, si Gayla. So, si Gayla, she released a single with Fusebox, yung New Beginning, na yung, kung balikan natin kanina, yung Indian influence something, doon namin in-explore Nilagay. dun sa song na yun. No? So, pag binakinggan mo siya, nandoon Si yun. Bea pumapalo na. No? Si Bea, hindi pa. Si Ah, hindi Bea, pa. hindi pa siya, wala pa siyang recording with us aside from, ay, dun lang sa mga online. Dun pa lang si Bea. Si Bea, her first gig with us was yung dun sa Pinoy playlist. 2019, I think. Yun. So, yun. Anyway, so yun yung naging ano ko, yun yung naging track history ko musically when it comes to the Chapman Stick. So, kaya na form yung Abby. Kaya na form yung Abby. So, I started talaga na parang gusto ko lang yung music ko as a Chapman Stick player, get it out there. Solo mo lang So, yon or do you still have players? okay. Well, I started out solo kasi yun nga yung ano ko. So, pero dito na post-pandemic, parang naiisip ko na siya, nai-imagine ko pa rin siya na banda eh. Tapos yun nga, bumping into Roger nung pandemic time, tsaka actually pre-pandemic nag-uusap-usap na kami kasi nag-explore na rin siya eh. Parang aside from Eternal na, meron siyang ibang mga grupo. So, sabi ko, ano, parang gusto ko pa rin makita na grupo siya. May Chapman Stick, pero within a band setup. So, now, yung grupo ko ngayon, as Abby, banda na kami. So, Sino drummer mo? ayan. So, ang drummer ko, si Carmi Santiago. Tapos, si Roger ang bahista, tapos si Keith ang guitarist. So, yun yung parang inaano ko ngayon. Now, ang nagkaroon ng conflict in a way is dahil nga online lang naman na ngayon yung releases ng Fusebox. Medyo weird na to get out there as Fusebox and as Abby kasi parehong ako yung front tapos, 'di ba? Eh, So, magkakaibang gigs. yeah, magkaiba naman. Okay na naman. Pero, yun nga lang. Pero having, you know, although kasi parang pag nag-uusap naman kami ni Eric about it, most of the compositions naman ng Fusebox is kami. So, pwede
mer kasi yung ang kwento niya, the second album kasi, yung animated na album, it was supposed to be my album na as Abby. Parang nagsistart na kami na to build songs na, sige, ano, parang isosolo na. Kasi naglalilo. Di ba, may ganun kasi, may waves talaga yung ano ng fuse box eh. So that time, yun na nangyayari. But then, people motivated, di, sige, tuloy niyo yan, ganyan. Tapos yung mga banda, yung mga kabanda namin, makikita mo naman na, di, sige, kaya yan, gawin natin, ganyan. So, naging gano'n pa rin. Eventually, naging Fusebox pa rin siya. Pero, nung time na yon, when we were recording animated, plus when we were gigging, meron na ako mga binubuong kanta as solo. Pero, di ko lang na-release. So, parang, siguro itong pandemic, yan yung isa sa naging, ano, meet siya. Para ituloy ko na itong solo na mga songs. So, kasi, from how I hear it, na iba kasi, parang, iba naman yung flavor na inaano ko doon sa Chapman Stick na sound. Eh. So, ayun. Tapos, siguro more of yung influences ko na parang nasa new age, nasa pop. So, yun. So, I guess. Sino yung influence mo sa new age? Sa new age? Ano, actually, yung sa new age, ano lang, very mababaw lang naman ako. Ano naman, as in talagang, kung ano yung mga usual nun, syempre, nakikinig ako ng Enya, Jim Chappelle, Jim Chappelle sa piano talaga. So, tapos, meron akong recollection na may mga naririnig akong, may mga pyesa na dinadala yung tita ko ng mga piano, alam yung mga piano Japanese music. Pero instrumental lang. Sabi ko, ang ganda naman ito. Yun. So parang yun yung mga at the back of my head, mga naririnig ko ng bata ako. Yun. So YouTube may mga channel na puro ganun eh. Yes, exactly. Like, play ko lang siya pag nag, alam mo, di ba kanina tatrabaho ako ng So yun ang yung ano. Yun. So yan ang ano, yun ang pagdating sa new age, yan yung flavor. And then, of course, yung sa pop tsaka sa classical, the usual naman ko, ano yung era kung saan ako nabuhay. May new wave, may touch ng new wave, may touch ng ang tawag nito, boy band, di ba? May touch ng Spice Girls, may touch na, may Alanis, may, alam mo yun yung mga influences. So yung sa vocals, yan, ganun din. Ang influences ko naman talaga sa boses yan. Syempre, kung kunyari sa pop scene, sa elementary days ko talaga, pag sa Pinoy, syempre si Leia, ganyan, Leia Salonga. So, although hindi ako, I never had the chance to like join into theater or Broadway eh. Siguro ang closest ko na talaga yung San Miguel, talaga na nakakakanta kami ng mga ganon. Pero, na nakikinig ako, na-appreciate ko yung ganong music. Yun, siguro yun talaga yung mga naging influences ko. Then sa rock yan, talaga, Alanis yung pinaka malakas for me. Kasi high school eh, sabayan ng high school eh, yung 90s. And then later on, sa pop pa rin, ang isa sa pinaka gusto kong pop na singer, na patay na rin yun ngayon, si Eva Cassidy. Ano siya? Actually, jazz artist siya. And she released, actually, yung family niya released her songs na pinerform niya live. Kasi nga namatay na siya eh. So, nagkaroon siya ng sakit. Pero yung mga pinerform niya live, sobrang, ano, passion talaga. As in, passion na nagko-cover siya. Nung una ko siya napakinggan, hindi ko alam na I thought Black American yung pinapakinggan ko. Tapos pagdating ko, white siya. As in, ang ganda nung flavor nung kanta niya. So, yun. Tapos, nag-change na yan. Nag-vary. I always listen to yung mga sinasabi nila na, kunyari may mga, yung mga friends ko, uy, listen to this. Sabi ko, papakinggan ko naman. Uy, ang ganda. So, I'd pick up pieces, bits and pieces from there. So, sa mga bago? Sa mga bago? Nako, sino na ba ngayon? Well, anything goes naman for me. Ngayon,
amazed pa rin ako kay Jacob Collier sa way niya of handling his harmony, sobra talaga. So kaya actually yan si Imogen Heap yan. Actually mas nauna si Imogen Heap, so si Frou Frou. So kaya Baby mo na sa likod mo. namumulit na. Say hi. Sige, magay ka. Hi. Time na daw. Joke. Ayun. Ayun. So, yan ang mga action. Hindi mga bago yan. Pero sila yung mga, when I listen to them, alam ko malakas yung ano, malakas yung mga influence niya in terms of how I create music. Kasi na naglilinger, kumbaga naglilinger yun eh. Para hindi ko kasi pag nakikinig kasi ako, ngayon, lalo na kasi nagsusulat, nakakapagsulat ako eh, or pag sumisipra ako, mabilis naman. So, pati kapag nagli-listening ako, passe lang siya. Parang, I can listen to it, tapos I won't listen to it anymore. Kaya para hindi lang siya masyadong ano. Kasi minsan, meron talagang tendency that whatever you listen to, pwede mo siya masulat eh. Alam mo yun? Whether you like it or not. So, di ba? Ang hirap noon. Parang, tapos sasabihin mo, teka, parang narinig ko na to ah. Parang, alam mo yung ganun na feeling na, teka, Alam mo, teka, teka. pinaka-nakakatawa nangyari sa akin. May tinatapos ako ngayon na band. Ako yung Okay. nag-gitara. Parang ano siya, cross the power violin. So basically, parang mabilis na punk na. So ang ginagawa namin yung drummer, si Bimbo, magpapalo lang siya. Palo ka lang. O sige, sa record natin. Okay. So walang structure talaga. Minsan tatlo, minsan lima, tapos apat, tapos anim. Ganun yung paluan. So okay. Gagawin ko ng, asang gagawin ko naman, gagawin ko, nung natapos yun na lahat, gagawin ko ng riff. So naagawa na ako ng mga 10 na songs. Okay na. Ito na, ginagawa ko na yung 11, no? Hindi Okay. ko napansin na yung pang-11 niya na palo, tsaka yung number one na song na palo niya. Similar, pati yung structure. Tapos ako naman si Mokong, ginitara ko uli, parang, oh, sige, ano kaya gagawin ko rito? Nilagyan ko ng gitara ngayon, di ba? Sabi ko, okay na, nilagyan ko ng dalawang layer ng gitara, isang layer ng bass, okay na. Tapos pinakinggan ko uli ngayon yung buong 10. Kasi ano lang eh, maikli lang yung mga songs eh. Puro mga 30 seconds, 45 seconds, 1 minute lang. So, pagdaan ng song 1, parang, teka, parang yan yung riff nung ano. Tapos sinek ko, pinagsunog ko sila, 1 tsaka 10, ay 11. Putang yun na, pareho nga. Pati yung ano, yung pati yung inflections, pareho. Sabi ko, puso. Kaya ginawa ko, oh, sige, tigil muna to. Ayoko muna. So, isang buwan Yan. na ako nagpahinga. Hindi ko parang Oo. ginagawa. Correct. Ako, yan ang ano eh, yan ang danger. Parang, Oo. ako, para sa akin ah, danger din yan. Pag kunyari, nandun ka sa moment, okay, syempre, labas mo lahat, sige. Pero, minsan kasi, it can only go so much eh. Para pag umabante ka pa, sooner or later, aatras na yan. Meron Oh, na, okay, oh, meron na, iikot na siya. iikot na yan, iikot Oh. na. Oh, so, alam mo, fun, funny siya actually how the mind works, di ba? Pero, yun eh. So, kumbaga, ayokong ano, kasi meron ako mga kilala din na when they listen to something and they say that it's their influence, yun talaga, day and night. Lumalabas Ito, talaga, pinapakinggan no? ko, oo. Ayun, sa akin kasi, pwede kong gawin yun, pero alam ko hindi ubra kasi alam ko eventually makokopya ko kasi naririnig ko siya. So, ano yung Tapos, process mo? Hindi ka nakikinig pag halimbawa nagko-compose ka for a certain hindi, song? what I do, kunyari, when I go into songwriting, hindi ako nakikinig nung gusto ko maging peg. Ay, wala akong ganun. Kunyari, So gusto kong peg. yung same style, out muna yon, wala mo nang Wala, pinapakinggan. wala. Oh, ganun So, din. oo. So, kung ano lang yung talagang point mo or goal mo or idea mo, dun ka lang muna mag-dwell. Siguro when you're already building up the pieces. So, kunyari, once you've made it, once I made it already, no, sige, let's say a Chapman Stick piece. So, kunyari, sa Chapman Stick piece, kunyari, mag-isip ako ng something that I would improve some ganyan. Kasi minsan ganun ako nagsistart, improv lang muna eh. Jam on myself, ganyan, jam. And eventually, pick out ideas na sa tingin ko mag-work.
na gawin talaga i-progress siya into a composition. So mas ganun. And then pinapakinggan ko, ina-assess ko, sabi ko if it doesn't ano naman like anything that I've heard, sige go yan. Parang ganun. Mm-hmm. Eh, parang ako kasi natatakot ako dahil unang-una if your influence is mainly pop, eventually you'll run out of progressions to go to. Of course, progressions to go to. Lalo na ngayon. Tingnan mo, diba? ang daming nagkakahabla-habla. Dahil, yes. At dahil nandiyan ang internet, mabilis yan. Mabilis siyang ma-detect. So, yun ang ano, yun. Parang, so kung kumbaga, if you can do it as freely as possible and then just refine it out, siguro, yun yung mas nakikita ko mas process ngayon. Kasi rather than going back and thinking about, gusto kong gumawa ng parang, kunyari, hindi kasi, minsan kasi may ganung idea na, kailangan tayong gumawa ng parang Billie Eilish, let's say. So, kung kilala mo na si Billie Eilish and you've listened to some of her music, yun na yun for me. Kumbaga, sige, hindi na ako makikinig ng Billie Eilish kasi baka magaya ko pa further. Okay, the only way it will work if it's for a client. Kasi yung client usually gusto nila yung para familiar na sa kanila. Yes. So if it's for a client, dyan ka makikinig. Doon ako kailangan makinig kasi pag sinabi nilang yun, you never know how deep or how shallow yung musical levels nila are. And you cannot blame them. It's their language, 'di ba? So, kailangan mo ma-discern. Sige, pag sinabi niya bang Billie Eilish, hanggang saan? Hanggang reverb lang ba nung style? Hanggang style lang ba ng boses? O pati yung style ng pagdugtong-dugtong ng layers ng harmony? Hanggang saan? Yan. So, yun. So, okay, ibang aspeto naman. Yan. So, yun. Kasi, kailangan mo siya pag ganun. So, you rely really practically on whatever you hear. Kasi, yun yung kailangan. Pero kapag if it's your own song, ako sa akin, ang gusto ko lang mas ano is if it's something na gusto ko pa rin may something na iba from whatever I've done before. Parang ganoon. So, yun, I guess yun yung workflow ko until now. So, kapag may narinig ako na ano, sana teka, parang nagawa ko na yun. Scratch muna. Scratch muna. So, pag ganyan, di ba, sige, kasi consider kita, school musician ka. So, pag ganyan ba, stricto ka ba dun sa may tono or nasa tono or hindi? Pag sa composition, hindi sa boses ha. Okay. As a composition, as far as Western music is concerned, siguro I'm relying both on experience, kumbaga parang musical experience, tsaka sa theory din. Konti lang. Parang meron akong mga naririnig kasi na sa tingin ko okay lang din. Well, it goes like this eh. Parang dalawa kami minsan kasi ni Eric na nagpo-produce. So, minsan may naririnig ako na okay lang sa tenga ko kasi sanay akong pakinggan yun. So, halimbawa, may akorde, may block na may ninth or whatever. Tapos, if I sing over it, minsan tatama siya, magdi-dissonance. Pero sa tingin ko, okay lang. Pero pag si Eric na yung nakinig, halimbawa, hindi matanggap ng tenga niya. Yan. So siya yung okay. Siya yung It can work both ways. Minsan naman, meron siyang, hindi ko na ano yun eh. Hindi ko narinig na sintonado yun sa kanya. Pero sa akin, hindi ko matake kasi naririnig ko siya na talagang off. So, alam mo yun, paano ko ba sasabihin? Minsan talaga, depende sa... away na yun. Away na yun. knowing you guys, ikaw na panalo doon. Matok na yun. Pero ang maganda lang doon is you work both ways. Kasi ako, nare-reimagine ko ngayon. Kasi minsan, depende sa style. Yun eh, sa akin doon siya talaga. Parang hindi ko masabi na
derecho. Sumusunod ako sa theory. Hindi ko man sabi na hindi ako sumusunod sa theory kasi nagagamit ko siya both ways. Ah, so, okay lang sa'yo na kumbaga, eto, sabi sa theory, mababa, hindi pwedeng baliin to, pero ikaw, okay ka lang doon. Ah, sige, lipad tayo dito. Deep, okay, ganito. Meron, for example, meron akong ano, meron akong iano na example. So, pag gumagawa kami ng story, kunyari sa Fusebox, di gumawa kami ng chord progression, halimbawa. Okay? So, chord progression, da-da-da-da-da. Tapos, may kaya magsasolo, lead. Si either si Eric or si whoever, si Miko or ganyan. Tapos, depende sa kwento, minsan merong sablay na merong sablay na note. Pero pasok. Oo, pero pasok. May mga ganun, 'di ba? So ang una kong i-adjust as ang una kong magiging tanong kasi kung lalo na especially if it's as a group, sa tingin sa sayo ba swak 'yun? Ang problema is kapag hindi siya sigurado doon sa ginawa niya nota. Yung mismong gumawa noon, parang, teka, ikaw nga, hindi ka sigurado. Yun. So, wala conviction. Right. Or kung kumbaga, natsambahan lang niya. Halimbawa, natsambahan niya na. Tapos, oh, sige, pakinggan natin ulit. Di ba? Or magagawa mo ba ulit? Yung pa yung tanong, di ba? Magagawa mo ba ulit? Sige, pakinggan. So, yun. Hindi kami nagaganon. Kasi kung minsan nagaganon kami sa sessions, halimbawa sa recording solo, parang, yes, gawin yes. Mo ano? Gawin mo mas baliw pa. O kaya yes, oo. Medyo ba ano, pilayan mo yung mga ganung term na. Correct. Oh. Yes. Yan, may ganun, oh, kasi ano siya eh, yun nga eh, diyan pumapasok is hanggang saan ba yung alam mo dun sa theory para mabali mo siya later on. Kasi minsan yung iba dahil ito lang din halimbawa, ito lang yung konsepto ko eh, alam ko lang talaga is major minor eh. Mm-hmm. Hindi ko na alam kung paano kayo papasok yung diminished. So, merong mga natural. Ibig sabihin, kapag ginawa nila, alam lang nila maganda yung tunog but they don't know it. And that's good. Kasi, alam nila na nagsisink yung mga notes. Pero pag hindi. So, yun yung, dun ako nagsistart mag-question. So, halimbawa, meron din, lalo na pag bass, yan. Oh, sa bass, medyo particular ako kasi sa, di ba sa choir? So, soprano, alto, tenor, bass. Kapag talaga sumintonado yung bass, patay na. Kasi, eh, syempre, kailangan foundation, foundation ng harmony. Oh. So, ngayon, kapag may chord progression kami, whether sa band yan or sa choir, di ba, doon ako mas stricto. So, titingnan ko muna, okay ba sa'yo talaga yan? Yun ba talaga yung... Ang ginagawa ko, tina-transfer ko siya sa mas simple. Halimbawa, ito yung ginawa mo na note. Pindutin ko sa piano ha, kasi 'di ba minsan sa bass dahil mababa siya, minsan nag-overtones, minsan minsan wala sa tono dahil hindi apinado or what or mali yung ano, mali yung kalabit or something. So, tina-try ko siyang i-simplify sa tenga. So, kung sa tingin niya, yun talaga yung gusto niya, iano ko, i-justify ko, pero, oh, sige, ganito kasi yan. Ang academic talaga ng alam mo eh. Yun. So, sorry ah, maraming, may ganun. May ganun akong notion. Pero, kasi meron talagang, yung iba kasi, hindi pala nila naririnig. Okay. Yet, so, hanggat hindi mo pino-point out sa kanila. Ito yung point. Ay, oo nga, no? Parang ganun. So, parang dahil it's mechanical, kasi yun nga, we go back to how you learn your instrument, di ba? Ganyari, yung palang pattern nila sa major, nagawa pala nila dun sa dapat hindi major. Parang ganyan. Ginawa nila. Tapos, wala lang. Nobody... pointed it out eh. So parang dahil passing lang siya, pwedeng okay, ano yun, pwedeng lumusot. Pero yun, pero once you kunyari ako, nandun ako sa setup ng banda or even pag nagpo-produce ako ng sarili kong kanta, minsan talaga may mga hindi sumaswak. So listen pa rin. Sa akin parang i-justify ko lang siya kung sa pakinig ko eh something's off. Parang ganyan. Minsan, hindi ko ginagamit yung theory, ha? Parang, kumbaga, hindi ko siya dinidefine. Feel na lang. Oo, hindi ko siya dinidefine. Eh, sorry. Hindi ko siya inaano sa, binibase sa theory. Mas binibase ko siya sa, yung naririnig ko sa tenga ko na parang, ang weird.
Oo. So unless na invento, I mean, so kunyari yung kasama ko or kunyari nagpo-produce or yung client or whoever, yun talaga kasi minsan may lumalapit sa akin, sometimes my work involves composers na gusto nilang gawa ng minus one yung music nila or gawa ng ano, sa areglo halimbawa. Tapos meron pala silang naririnig na certain note or what. So tatanong ngayon ko sa kanila, ito po ba yun? Para ito po ba yung naririnig niyo talaga na naisip niyo for the chord? So yun. So pa so pwede ko silang sabihan na gusto niyo po ba ganitong style or ganitong accord? Parang pwede ko siyang bigyan ng option. Kasi pwedeng magbago. Alam mo yun? So pwede without really pointing to them na mali yan, parang ganun. But maybe there's a better option, parang ganyan. So, yun. So, for me, hindi strict dapat ang music eh. Parang, you only get strict when you're learning it. Tama. Pero, pag nandun ka na sa creating, di ba, like you, di ba, you're an animator, parang, meron yung sinasabing artistic freedom. When does that, di ba, kailan magka-cut yun? Of course, syempre, pag kliyente, eh, talagang sunod ka. Oo. Di ba? Siya Pero, masusunod talaga. yeah. So, yun. So, parang, if you're a full-time musician, if you're a full-time artist, ikaw talagang mag-dictate nun kung where the artistic freedom falls talaga eh. So, hanggang dito lang, kaya bang tanggapin yun ng puso mo? Di ba? Or okay lang ba sa iyo na sumunod ka kahit hindi masyado ano adhering to your ano yung 'di ba Hindi yung kaya ako kasi preference natanong, kasi ang difference sa atin, kami, wala, mga kalye musicians kami, hindi naman kami aral eh. Yung, kumbaga, tenga-tenga lang talaga kami. Kaya yes pag nakikita namin na, halimbawa, may isang sample yung, may na-record kami, kasi tatalo kami ng gitarista kasi okay tinira nila ng ano, ng major. Okay. Nilalagyan ko ng ilalim na minor, sabi niya. Okay. Nag-work talaga, gawa, nagtatalo kami. Ano mo yun, eh, kumpare ko yun. Kumbaga, pag nagtagdag-talo kami, talo talaga, yung Ang team. saya niyan. Oo, yung yun ang talagang, masaya. Yun ang oo, masaya kasi gago ako mali, ganun, di ba yung nagmumura na. Tapos, pero consensus, alam mo, papakinggan ng iba, okay naman, yan, oh, di ba, oo. okay naman, di ba? Correct, Hindi correct. pa rin So, talaga. so yan, parang ano lang yan, event, lalo na kapag own composition talaga at lalo na kapag maraming collaborators, hanggang saan ka magko-compromise? Yan, para lahat kayo happy. Di ba? Sa akin yun naman yun eh. Kapag, oh, sige, kapag nag-given yung isa, eh di ibig sabihin, happy na lahat. Sorry ka. Pero kung ipapako mo yung gusto mo, pag mapapaniwala mo ako na okay siya, sunod ako sa'yo. O di, happy pa rin lahat. So, gets mo? Parang ano lang yan eh. Parang conversation lang din yan eh. Sino manok mo? Eto manok ko. Ayoko dyan. O di ba? Nakakatawa lang kasi pag naaalala ko, kaya natatawa ako nang ina-explain mo. Kasi sobrang ano eh, sobrang diplomatic, ang ayos. Tapos naaalala ko yung ginagawa sa amin naman, para kami mga unggoy lang, nagpapaluan ng ano, ng buto. Hindi. Syempre inexplain ko sa iyo nang diplomatic, 'di ba? Pero pag nandun ka sa gitna noon at that moment, nako. Ganun din, parang ang tawag nito, marami ka rin maririnig daw. May mura na rin Nakakatuwa diyan, din kasi, yun sa nga, na, ano. kaya okay din yung ganito eh, na hindi naman tayo normally, pag nagkita tayo, hindi naman tayo nagkakwentuhan. Kaya okay din yung Yeah, nagpipick ng brain eh, kasi nakakaroon ako ng so. bagong perspectives. True, true, Astig true. din eh. Tsaka na, nagkakaroon ka rin ng ano, oh, tama pala ako. Ay, mali pala ako. Alam mo yun? Oo, Parang ganun, no? may iba kang Realization din. ano. Yes, oh. Yung masaya dun. Nakakatuwa eh. Nakaka-miss din kasi yung, lalo na yung ano, namimiss ko ngayon yung makipag-jam with other people, kasi Totoo. yun na, hindi mahirap gawin Hindi pa eh. Oo, totoo. ngayon. Hindi. Yan talaga yung na-miss ko rin noon kasi syempre na nag-pandemic, nakakatugtog pa rin ako. Tapos online, mag-isa lang ako. Swertihan kapag nagkaroon ako ng project na talagang
oh, sige, do whatever you want here, ganun. Mm-hmm. Or nakapag-discuss kayo bago mo i-record, nakakaswerte ka ng ganun, di ba? Pero paano pag hindi? Ikaw lang talaga, hindi mo alam eh kung wala kang ano, alam mo wala kang affirmation na Kung okay yung ginagawa oo, alam mo mo. yun, di ba parang, syempre, I'm speaking for myself also na paano kung hindi, di ba? Tapos, syempre, online pa yan. So, iba yung group, alam mo yung solid kayo na grupo, nagja-jam kayo, nagkukwentuhan kayo, alam mo na yung pwede niyang tugtugin eh. Alam mo yun? Alam mo na, alam ko na gagawin mo dyan. Alam mo yun? Alam mo Tama, na, ang tama. saya nung ganun eh. Tapos minsan nakikita kayo parang, uy, akala ko hindi mo gagawin yun. Tapos, di ba? May mga ganong instances na yun yung nakakamiss. Na, of course, yan pa rin ang hope natin. Sana bumalik sa dati. Sana bumalik sa dati, Medyo ano pero... na naman, medyo maluwag na rin naman. Pero siyempre, may mga precautions. Katulad niya, tayo, pareho tayong kumakanta ako. Dadala na ako sarili kong microphone talaga. True, true. Hindi na pwede Di yung na, ganun. mahirap na. Mahirap Noong na. una pa nga lang, noong pa-start pa nga lang talaga nung paglabas para nag-alert 2 lang ba yun? Talagang dala ko talaga lahat. May isa akong gig, funeral yun. Funeral gig talaga. Sabi ko, eh ako lang naman talaga yung artist na, basta gusto lang nila may kakanta. Sabi ko, sige po, ako na lang po magdadala lahat. So, dala ko yung keyboard ko, dala ko yung microphone ko, pati stand. Kasi lahat, kailangan mo i-disinfect after, alam mo yung, Talaga. kasi, Ang ano, oo, mahirap. no? So, parang sabi ko, wow, ibang klase Actually, talaga nung to. nagkita tayo dun sa Tago, yung tribute kay Au, yun yung first na punta ko ng gig. Talaga? Oo, wow. Kaya sabi ko, Tagal. siya. Alam mo na pagpasok ko ng ano, yung pagpasok ko ng Tago, parang, ay, tawa. Sabi ko Wala rin, na. Limitado na ako, oo. pare. Parang, Correct. Nakakapraning. Actually, oh. yan yung una, same feeling. Eh, noon time na yun, ano pa, yung funeral, supposed to be, dapat yun talagang kamag-anak lang, yun nandun. Pagdating ko, ang liit na nung lugar. Sabi ko, saan po ako pipwesto? Sabi ko, buti na lang, medyo nilagay ako doon sa tamang, walang masyadong dumadaan. Pero sila, as in, siksikan. Sabi ko, oh my God, ano ba ito? Nakakatakot. So, Oh, parang naalala ko noon, nagkumanta pa ako na nakamask talaga. Hindi ko pa. talaga? Oo, wala, sabi ko, di, Ano kaya ha? ko to. Ang ginawa, basta ang sinuot ko mask noon yung medyo, yung 90, N95 ba yun, medyo Maluwag. nakaganon. Pero talaga nakakatakot. So, Grabe, wala pa, no? hindi pa uso antigen noon eh. Yung Ah, time na yun. talaga? Oo, Sa parang, mga ano pa yun? ano pa 2020 yun? talaga. 20, around 2020, yung Later part. binaba ng konti. Oo, binaba ng konti. Tapos, parang, eh, hindi naman namatay sa COVID. Yung funeral. So, parang, kaya medyo lumuwag sila. Yes. Ilang Kaya taon na ganun. siya? Magsi-six na. Nag-music This din siya? June. Oo, na actually, kakatapos lang niya mag-video ng kanyang ano, piano pieces. Oo, di ba? Wow! Ang ginawa Talaga? namin, oo, ang ginawa namin, nag-hire pa rin kami ng piano teacher. Pero, syempre, ako yung nag-oversee para lang meron Bakit hindi siyang siya maniniwala sa inyo? exactly. Mismo. Yun. Anak So, ko, ganun din. Sabi ko, medyo masayaw na. Follow ka. Para meron akong ka-jamming. May ayoko. Sabi niya, ganun. Ayaw niya, nakakainis. Chatay tayo dyan. Sabi Ang ko, firm na sagot eh, ayoko. ayoko. Pero nung maliit pa siya, po, follow siya. Yung jam kami, okay. Pero ngayon, parang more on sa art talaga siya eh. Ayun. Oh, at least ano pa rin. Nandun pa rin yung ano na yun. So, sa amin naman, sa akin naman, parang kung hanggang nandyan yung interest level, eh siya, nakakatuwa kasi biglang pag nakita niya may nakabukas sa piano, yan na. Tutugtog na siya Pula nung sa agad kung siya. ano, oh, kung parang mag-isa na siyang gagawa nun. So, Matanda, anak kaya... yan eh. Nagtataka ka pa ba? Magtataka kung mahawak ng bass yan. Correct. Di ba? Hanggat ano, hanggat nakikita, eh, diba? Ay, Yun. nakakatuwa eh. No? Yun din eh. Yung kumbaga, tingin mo ba yung pagiging parent is nagbago yung musical attack mo? Kumbaga yung process mo? Yung thought process, well, siguro mas on the way lang to ang adjustment ko mas more on kung paano ituro, siguro.
mas siguro nandun pa rin. And when it comes to, ang ina-analyze ko, halimbawa, kung paano ko natuto noon, tsaka kung paano siya natututo ngayon. Siguro Ngayon. ganon. Yun yung realization ko. Kasi nakikita mo first hand. Eh. So, inisip ko, ganun, ganito ba ako nung nag-start ako? Parang ganyan. Na, kasi iba yung motivation pag bata eh. Parang yung sa akin, may pilit factor pa kasi syempre nasa household eh. Gets mo? Tapos, pero eventually, dahil nga may teacher na iba, magsisipag ka. So, iba yung, Yung sa yung teacher pumupunta siya diyan. hindi, online din. Ah, okay. So, technically, kami pa rin dalawa talaga. Pero dahil meron siyang pagre-reportan, dapat Tama. makita na inayos niya, di ba? So, ayan. So, pagdating sa teacher niya, ay, very good. Kasi, napagalitan na. Pero, ayun naman. So, yun. So, unti-unti lang naman. So, yung Abby, magre-release ka ng ano? Ayan, Songs so or singles or ano? actually na yeah, yung Abby mula nung pandemic nakapag-start ako mag-release ng paunti-unti. Actually, anong pa nga yun eh? Yung mga kantang na-release ko, hindi ko talaga plano i-release yun talaga. Meron talaga akong dapat i-release as Abby. So, yung una, yung Stay at Home, syempre dahil pandemic. Yung Dreaming of Tomorrow, first ko na Chapman Stick na single. So, yun. Yung third, yung Take Me, ginawa ko yon, hindi rin siya ganun kaplanado. It was just so happy na kailangan ko rin ng isang kanta na kailangan ko i-demo kasi for dun sa ini-endorse ko na yung sa Neural DSP. Sorry, dun sa Joey Sergis. So, meron akong parang kailangan i-launch na product na Anong ginamit product yun? nila. Talaga? Yes, sa Mr. Guest? vocals. So, yes, Wow! yun. Ibigay ko sa iyo link mamaya. Pero yun. Nice! So, yun. So, ngayon, itong May Pag-asa, itong nirelease ko 2 weeks, 3 weeks ago, ito na yung sabi ko, gusto kong banda na yung Abby. Sabi kong ganoon. And of course, nataon din, timely, kasi nga, ayun, nagkaroon ng war, nagkaroon ng election, nagkaroon ng kung ano-ano, even the pandemic. So, sabi ko, sige, parang timely naman na i-release ko itong kanta na to. So, yun yung mga na-release ko na. Ang plano ko this year, i-release ko talaga yung aking mga hugot songs. O, di ba? Talaga hugot songs. So, ito si Roger. Narinig niya na to, tumatuwa siya. Sabi niya, sige, Abby, gawin natin yan. So, ito, really pop sa pop. Okay? Yun. So, yan yung plano ko for this year. As ano pa rin, Joy, as either single or baka EP lang. Mahirap na talaga ngayon, lalo na digital. Hindi ako mahirap mag-release talaga ng album eh. Kasi ang attention span ng tao for just listening to Spotify, unless playlist yan, 'di ba? Maikli lang. When you go to Facebook, saglit lang talaga, unless vlog yan na buhay mo yung nilalagay mo. So, pag music, saglit. So, yeah, yun. So, that's my target. And then, eventually, next year, yung mga medyo technical ko na mga Chapman Stick songs, i-release ko na siya. Mostly instrumental, pero short instrumental siya. So, unless talagang gawin ko na with the band, siguro pwede kumaba. Depende sa budget. So, ayun. So, yun ang future plans as Abby. Yun. So, kaya magiging ano talaga, medyo diverse ang ano. Paano ka na connected? Paano ka naka-connect dun sa Sturgis na project? Okay, Sige, kasi, nagamit ko yun talaga, ayo. Okay, ang nangyari is, ang talagang ini-endorse ko, pre-pandemic, kasi na ako sa Dark Glass, di ba? Meron akong effects na ginagamit for Dark Glass, yun ang Grabe, pinapromote sa social ko. ng mga endorsements mo ah. Nataon
lang naman, naswertehan. And then, dahil si Dark Glass nag-shift also into software plugins, si Neural DSP, nag-connect ako with them. Tapos, natuwa naman sila dun sa mga ginagawa ko ng mga content. And then, yun. So, yun, naging one of their endorsers ako. So, yun naman, ang ano naman, exchange naman lagi siya as long as you have something na ma-share dun sa iyong mga, sa ano nila, sa community nila na paano gamitin to, demo the plugin, gano'n. Anong plugin so, to? Vocal plugin ba no? Yung kay Joey Sturgis, vocal plugin. Vocal plugin. Pero, yun, tapos yung sa Neural DSP, ano siya, yung ginagamit ko for Chapman. Pero actually, meron din akong dinemo no na vocal plugin. Na pwede sa vocal plugin kasi may multi-voicer. Meron siyang, ano, vocoder. Yun. Parang scenic yun, ah. Medyo, Yan. So, yun. So, parang ganun. So, sabi ko, hindi, kailangan ko ilabas yung ano kasi maganda yung naging effect. So, kaya nagkaroon ako ng single na sabi ko, release ko for Spotify. Pero yun, nakita ni Joey Sturgis, parang nangyari no, nag-comment yata or nag-like sila dun sa isang one of the videos. Active sila sa Instagram din eh. So parang IG yata yun. Yun, tapos nagulat ako, sabi niya, do you want to demo this ano plugin, ganyan. Yun, sige. Tapos sabi ko, sige, I'll try. Actually, alam mo ba, sa totoo lang, mas madali pa yung mismong pag-demo. Ah, mas madali pa yung mismong pag-explore dun sa mismong ano, kaysa gawin yung vlog na tinuturo. Ang hirap talaga. Kasi basically yung mga plugins talagang kumbaga simplified lahat talaga. Yeah, tapos pero the way you have to present it, sobrang sabi ko, hindi pwedeng vlogger, buwisit. Talagang, ang hirap. Kasi kung ikaw lang din mag-e-edit, alam, nako, pag nakita mo yung video, talagang putol-putol. Mo, no? Oo, as in direct. Actually, nahilan kaya live tayo ngayon kasi wala na, ayoko nung makita yung mukha ko uli. Tama. Nag-e-edit. Parang, okay ako, na alam, sa totoo lang, yung mga videos ko din, lalo na yung mga more on tutorial. Hindi ko pa rin ulit napapanood ulit. Sorry ko, ayoko na. Nag-edit na ako ng haba-haba. Anyway, okay. Ayun. Ay, sa Chapman, paano naman yun? Okay. Well, yung sa Chapman naman, ano naman, kasi yung pool of artists naman nila is maliit, pero tight-knit yung community. Hmm. So, it just so happened that a few years back, si Greg Howard, parang siya kasi yung parang kanang kamay din ni Emmett Chapman when it comes to marketing it. So sabi niya, please send us a picture na we can post to the website, ganyan. So, yun. So kaya pag sa Chapman Stick, parang in a way, endorser, artist na lang. Ay, artist naman. Kasi iba naman yung endorsement talaga. Wala namang full endorsement ngayon eh. Everything you have to buy. So, yun. So, na-ano kaya... Na-rude awakening ako dyan eh. Kasi So, hindi ano. So, kumbaga, of course, always ang deal naman is if you can produce yung mga quality na materials that they can share to the community. Actually, yung sa Chapman Stick nga, marami pa rin ako talagang pending doon kasi I eventually gusto kong maglabas ng mga tutorials na either pang Pilipino ay kumbaga Tagalog, 'di ba? O di kaya naman yung tutorials nung ginagawa ko for stick artist, parang ganoon. So those are the things that I have in mind. Pero 'yun, parang 'yun ang gusto nila actually. 'Yun ang gusto nila na napasok ako diyan eh kasi minsan may nag-email din sa akin kasi yung ginagamit kong brand the base para nakita nila. Baka gusto mo maging ganda, artist. Siyempre, nagulat ako, wow, talaga? Yes. Paano ba yan? O, tsaka kailangan mong bumili ng ano. Yes. Sabi ko, magkano naman yan? 6,000 na dolyar. Sabi ko sa misis ko, sabi ko, hindi na mato, ganito ang gusto nila. Kaso, ganito, magkano naman yan? Nang sinabi ko yung presyo, sabi,
Hindi mo kailangan maging artist nila. Ang mahal eh, putya. Sabi ko, ano, wala na. Dito nag, ano, na, actually, ganun talaga. You know, yeah. Well, anyway, sige. Maraming salamat, right. Ha. Thank you. Teka, babati muna ako sa lahat ng mga... sa lahat ng mga nanood. thank you so much. Sana masuportahan niyo po yung aking ano latest single, May Pag-asa. Yon. Mm-hmm. So meron na yung ano music video kasama yung aking mga kabanda at meron ding lyric video. Yan tapos wow. Ayan. So thank you Joy. Binabati ko ang aking mga kabanda sa Manila Sky, sa Lenses, sa Abby, tsaka sa Fusebox. Tsaka sa Human Folk. Sayang, hindi tayo magkikita. Human Folk, no? Hindi tayo magkita sa ano eh, sa FET eh. Pero sige, okay lang. Oo, pag ano, next may event ko sa iyo eh. O, sige, maraming salamat ha. Thank you. All right, bye-bye.